mga kwento ni Felmo. Magandang araw, Sir Telmo. Tawagin niyo na lamang po akong Mel. Nangyari ito nung rest day ko sa trabaho. Nasa bahay ako noon, nagre-relax. Tumawag ang matalik kong kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Jeff. Niyaya niya akong sumama sa night ride ng grupo nila. Miyembro kasi ito ng Yamaha Riders Club. Dati na rin akong sumasama sa mga ito. Yun nga lang, natigil ako mula nang nagkaasawa at mas nag-focus sa trabaho. Kaya kung sasama ako, kapag may bakanting oras lang at walang masyadong inaasikaso. Sa ilang beses kong pagsama sa kanila, ito ang kauna-unahang night ride na naisipan kong sumama. Nagpaalam ako kay Mrs. Napapayag ko naman ito. Basta ang usapan, maaga akong uuwi. Dahil kinaumagahan nun, pupunta kami sa biyenan ko. Dahil sa kilala niya rin ang kasama ko at nasuyo ko rin naman sa pamamagitan ng pagbigay ng pang-shopping, hindi naman ito nagkaroon ng konting tampo dahil hindi siya kasama. Alas 6:30 ng gabi, dala ang sarili kong motor na XTZ125. Sabay kami ni Jeff na pumunta sa tapat ng meeting place ng grupo sa isang 7-Eleven. Nang makumpleto kami, nagsalita ang club president. 7th anniversary pala ito ng grupo nila. At dahil mag-uundas, ang mangyayari sa gagawing night rides ay hahaluan ng konting ghost hunting. Dahil sa mahilig ako sa paranormal, mas lalo akong hindi nagsisi na sumama sa kanila. Bali ang destinasyon na pupuntahan namin noon ay isang abandonadong ospital na kilala na, gawa ng napakaraming pagpapakita ng mga kaluluwang hindi matahimik doon. Pagkatapos naman ng ghost tour na ito, dediretso na kami sa isang overlooking resto na sikat sa mga riders dahil sa ganda ng lugar at sarap ng pagkain. Ang huli ay ang isang resort na pagmamay-ari ng vice president ng club, kung saan doon idadaos ang pinaka-party ng club. Pagkatapos magdasal, tinahak na namin ng daan papunta sa unang destinasyon. Matapos ang ilang minutong pagbiyahe, nakarating kami sa abandonadong ospital na yon. Sa unang tingin mo pa lang, ito yung klase ng lugar na hindi pwede sa mahihina ang loob. Kahit siguro wala kang sixth sense, mapapaatras ka kapag napadaan ka dito. Mula labas hanggang loob, napakadilim ng paligid. May kasama kaming guide noon. Alam nito ang tungkol sa mga nangyayaring kaganapan sa loob ng abandonadong ospital na yon. Mula sa history nito bilang ospital hanggang sa mga kung ano ang nakikita dito mula nang naging abandonado ito. Sumama kami sa kanya papasok, pero merong ilan na mas piniling maghintay sa labas dahil na rin sa takot siguro. Inikot namin ang lobby, second floor, at yung panghuli, yung basement. Halos bawat kwartong puntahan namin, may mga naibahagi ang guide na ito na mga kwento na nakakapanindig palahibo. Isa sa mga kwentong ito, yung isang kwarto sa second floor
merong dalawang magkapatid doon na sabay umanong nagbikti. At magmula noon, lagi nang nagpapakita ang mga ito. Sa basement naman, may isang bata doon na walang mata. At ito rin ang palaging tinatapunan ng mga sinasalvage na katawan. Bukod sa nakakatakot ang bawat parte, medyo mainit din sa loob. Kaya isa ako sa mga lumabas at hindi na tinapos ang tour. Habang hinihintay sila, nagyosi ako saglit. Habang nagpapahangin, may nakita akong isang bata sa di kalayuan. Nakatingin lang ito sa amin. Nasa labas. Nakapwesto siya sa isang puno ng santol. Mukha itong residente doon sa lugar. Siguro nagtataka kung bakit nandun kami sa 10 oras ng gabi. Medyo gusgusin nga lang ang suot nitong damit. At dahil, ewan ko ba, ang cute-cute at ang amo niyang tingnan. Kumuha ako ng konting barya sa bulsa. Pero pagkalingon ko ulit sa kanya, nawala na ito. Naisip ko na lang na baka nahiya kaya umalis o hindi kaya nagtago. Mga ilang minuto pa ang hinintay namin bago lumabas ang mga nasa loob at natapos ang tour sa abandonadong ospital. Dito na kami nagsimulang mag-rides papunta sa next stop. Na-excite na ang iba dahil hindi ba kainan na ito. Kung gaano ka nakakatakot ang first stop, maganda ang sa second stop. Masarap magluto ang chef ng bulalo at iba pang comfort foods. Maaliwalas ang lugar dahil mas mataas itong bahagi. Kita mo ang buong bayan mula doon. Matapos makapagpabusog, nagsimula na ulit kaming bumiyahe para sa aming huling destinasyon. Nasa kabilang bayan ang resort na pupuntahan namin ito. Isang convoy lang kami. Kasama ko si Jeff na nasa bandang hulihan. Bandang highway. Naagaw ang atensyon ko sa isang batang bigla na lamang tumawid. Nanlaki ang mga mata ko nang sinalubong niya ang isa sa mga kasama naming riders. Nabangga ito ng kasama namin at nagpagulong-gulong ang rider na ito matapos sumemplang sa minamanehong motor. Muntik na rin akong matamaan nito. Buti na lamang at nakapreno ako at nakabig ko yung sinasakyan ko pakanan. Tumigil kami. Tinulungan namin yung sumemplang. Palingat-lingat akong hinanap ang nabangga niyang bata. At sa tabi ng kalsada, nakita ko siya. Nakatayo. Duguan ng mukha. Pero tumatawa. Ito pa ang hindi ko makakalimutan nun. Yung batang ito ay yung batang nakita ko din sa labas ng abandonadong ospital na nakatayo banda sa santol. Hinding-hindi ako pwedeng magkamali. Siya yon. Walang ano-ano. Unti-unti itong naglaho na akala mo nilamon ng dilim. Kompleto ang safety gear ng rider, kaya konting galos at pasalang ang natamo niya. Maayos naman ang motor, at kaya niya namang magmotor hanggang resort. Ang ipinagtataka niya lang, kung paano siya na disgrasya. Pakiramdam niya, bigla na lamang may bumangga o sumalpok sa kanya.
na hindi niya nakikita. Maski ang mga kasama namin, walang napansin. Ibig sabihin, ako lang ang nakakita sa batang ito. Nanahimik na lamang ako. Naisip ko na baka mamaya hindi nila ako paniwalaan. Pero sigurado ako sa nakita ko noon. Pagkarating namin sa resort, ginamot ng staff ang sugat ng kasama namin. Maliban doon, wala na kaming naranasang ibang aberya. Pinagpatuloy ang selebrasyon doon sa resort. At gaya ng pinangako ko kay Mrs., maaga akong umalis. Habang nasa biyahe, nasa isip ko pa rin yung bata. Multo nga ba ang nakita ko? Kung gayon, sana tuluyan na itong matahimik. At sana, wag na siyang magpakita sa akin habang binabagtas ko ang daan pauwi. Maiksing kwento lang po ito, Sir Telmo. Nais ko lang maibahagi ito sa channel nyo at mabigyan ng buhay ang karanasan ng nanay ko para mapakinggan niya ito habang nandito pa siya sa mundong ibabaw. Nasa 85 years old na po siya ngayon. Pero nung nangyari ito ay yung mga panahon ng kabataan niya. Taong 1940, Hintutulo, Masbate. Ito yung mga panahon na tahimik pa ang lugar. Hindi pa nagaganap ang ikalawang digmaan. Siguro, bihira o wala pang nabubuhay na listeners nyo nung mga taong ito. Madagdag ko lang na ito ay maliit na pamayanan. Isang isla. Bisperas ng piyesta nila, ang mga tao noon, abala sa paghahanda para dito. Sa mga panahon na ito, kahit na maliit lang ang lugar nila nanay, hindi pa rin nakakaligtas ang lugar na ito sa mga karanasang katatakutan, mapalaman lupa man o mga aswang. Sa liit ng puok na ito, may bantog na pamilya dito na umano, may lahing aswang. Madagdag ko lang din na sa lugar na yon, isa ang lolo namin sa mga unang namuhay sa isla o ang tinatawag naming tumandok sa hiligay noon. So ito na, bago ang bisperas ng piyesta, ang asawa ng pinsan ng nanay ko, masama na ang pakiramdam noon. At dahil sa buntis ito, malakas ang kutob ng mga taga roon na may umaaligid na mga hayok sa dinadala ng buntis na ito. Dahil dito, walang nagawa ang pinsan ni nanay, kundi ang bantayan ito. Alas 7 ng gabi pa lamang noon, nagrereklamo na ang asawa niya na napakasakit ng tiyan niya. Ang nakapagtataka dito, malayo pa ang kabuanan niya, kaya napaka-imposibleng manganganak na ito. Galaw ng galaw ang misis nito, hindi mapakali sa isang lugar sa bahay nila. Ang ginawa nitong pinsan ni nanay, dahil sa talagang naghihinala na siyang may nangaaswang sa misis niya, bumaba ito at dumiretso sa silong nila. Tila bang walang sa tagabulag ang aswang.
dahil maliwanag itong nakita ng pinsan ni nanay. Naglalaway at tutok na tutok ang mata sa siwang ng sahig nila. Naghihingal ito na akala mo gutom na gutom at gustong dumakma nang nakikita niya ng mga oras na yon. Yung siwang na sinisilipan niya, dun mismo nakapuesto sa buntis niyang asawa. Dahil sa magkakalapit lang ang mga bahay nila, hindi na nagdalawang isip ang lalaki. Sumigaw ito. Aswang! Aswang! Dahil maaga pa, nagsilabasan ng mga tao. Tila alam din ng mga ito kung saan nanggagaling ang sigaw. Dahil ang asawa lang naman ng pinsan ni nanay ang buntis at pwedeng punterya ng aswang noong mga panahon na yon. Sinubukan nila itong habulin pero napakailap at mabilis nito. Sinundan nila ito. Pero pagdating sa gilid ng dalampasigan, bigla na lamang itong nagsaan yung ibon at lumipad pataas. Sa pagkakaalam ko, takot tumawid ang mga ganitong nilalang sa dagat, gawa ng maalat ito. Pero patuloy itong lumipad sa taas ng tubig. Sakto namang nandun din ang dalawang pinsan ni nanay. Papalaot sana ang mga ito dahil sobrang dilim ng langit noon. Kapag ganun kasi, maganda daw ang kuha ng pusit. At ayon, dahil siguro hindi nakuha ng aswang ang nais na makain ang nasa sinapupunan ng buntis. Hayok na hayok pa rin ito sa laman. Pumaroon ito sa bangkang sinasakyan ng dalawa na para bang may balak itong mandagit ng isa sa mga mangingisda. Buti na lamang, hindi pa sila nakakalayo nun sa dalampasigan. Kaya narinig nila ang sigawan ng mga taong nandun. Nakailag ang mga ito sa pamamagitan ng pagyuko sa sinasakyang bangka. Yung isa sa mga mangingisda, sinabihan ng isa na yung hawak-hawak nitong kawit, ihagis sa nilalang na ito, na siya namang ginawa niya. Gustong itaob ng nilalang na ito ang bangka. Buti na lamang, nagawang matamaan ito ng kawit sa bandang balikat. Ang sabi nila, takot ang mga aswang sa mga kawit, lalo na kapag nakabaon na ito sa katawan niya. Hindi na ito makagalaw at makalayo sa bangka na yon. Hanggang sa maibalik nila ang bangka sa mababaw na tubig sa tabi ng dalampasigan. Napagtulungan itong mahuli ng mga tagaroon. Nagmamakaawa daw ito sa kanila. Napakawalan na siya. Bumalik ito sa tao niyang anyo. At ang masama, isa lang din ito sa malayong kamag-anak nila nanay na siyang may haka-haka nga na noon pa nahawaan ng pamilya nito sa pagiging aswang. Ewan ko kung bakit nila ito nagawang pakawalan, pero dahil sa hiya, umalis ang buong pamilya na iyon sa isla at hindi na rin nila nalaman kung saan na ito nagpunta. Ako nga pala si Lenlen, silent listener nyo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay karanasan ng asawa ko nung binata pa siya. Nangyari ito taong 2008.
sa bundok Banahaw. Nagkayayaan silang magbarkada na manguha ng gagamba sa paanan ng bundok. Dito din kasi nakatira ang dalawang magkapatid sa grupo nila. Nico ang totoong pangalan ng asawa ko. Ang magkapatid na nakatira doon ay sina EJ at Russell. Kasama pa sina John John, Vong, Jimwell, Clarito at Renan. Mga tunay din nilang pangalan. Mag-aalas 8 nang napagpasya nilang magkita-kita ng gabi sa bukana ng sementeryo. Dito ang daanan nila noon, papunta sa pagkukuhanan ng gagamba. Kapanahunan ito ng mga labanan ng gagamba kaya magkakapera ka kapag naibenta mo ito. Hindi na sila tumuloy muna sa bahay ng kabarkada nila. Dumiretso silang nanguha ng gagamba dun sa kakahuyan. Flashlight lang ang dala nilang pang-ilaw noon. Habang nagagalugad, naisipan nilang maghiwa-hiwalay. At doon, nakarinig si Clarito ng parang may nagpuputol ng maliit na sanga sa itaas ng isang matandang puno ng santol. Malapit lang ito sa isang sapa. Si Clarito at Jimwell ang magkasama nun at sila ang nandun sa parte ng sapa na yon. Tinanong niya si Jimwell, "Tol, ano yun?" Hindi alam ni Jimwell ang sinasabi ng kasama, kaya nakiramdam ito na wala naman ang tunog. Akala nila kung anong hayop lang yon. Malinaw ko lang ah, hindi lulong sa bawal na gamot ang asawa at mga kabarkada niya noon. Babalik na sana sila sa paghahanap ng gagamba. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi, may biglang tumalon mula sa puno ng santol na iyon. Napasigaw sila sa nakita. Isang nilalang na may mukha ng kabayo. Walang lingon-lingon na tumakbo ang dalawa. Dahil din sa sigawan, ang iba pa nilang kasamahan ay napatakbo na lamang din. Ang asawa ko, nahuli sa pagtakbo nun. Kamalas-malasan at malayo ang pwesto na pinaghahanapan niya. Dinig na dinig ng mister ko yung mga yabag ng paa at ang mga huni nito na akala mo ay natutuwang nakikipaghabulan sa kanila. Kabadong-kabado ang mister ko noon dahil kung tikba lang ngayon, panigurado at posible silang mailigaw at maabutan nito. Pero tila bang naglalaro lang ito sa kanila dahil nagawa nilang makarating sa bahay ng kabarkada nila. Muntik pa ngang pagsarhan yung mister ko noon ng pintuan. Buti na lamang nakahabol pa siya papasok. Kawayan lang ang dingding ng kusina ng bahay na yon. Kaya lahat ng tunog at ingay sa labas, dinig na dinig nila. Napakalinaw sa kanila ang mga yabag ng paa at halinghing. Paikot-ikot ito doon sa bahay. Walang ano-ano. May aninong tumigil sa parte ng kusina na gawa sa kawayan. Biglang tumambad sa siwang nun ang kulay dilaw na nanlilisik na mga mata nang nilalang. Dito na sila nagsitakbuhan sa kwarto ng bahay at nagsiksikan. Hindi katagalan, may kumatok sa pintuan. Nanay ng magkapatid ito na galing sa labas. Wala nang ingay at takang-taka naman ang nanay nila kung ano ang ginagawa nila sa loob ng kwarto.
kinuwento nila ito. Pero pinagtawanan lamang sila at halatang hindi sila pinaniniwalaan. Sadyang ang ganitong nilalang na nakatira talaga sa mga kabundukan ay mapaglaro. Buti na lamang, yun lang ang naranasan ng asawa ko at mga kabarkada niya nang dahil sa paghahanap ng gagamba. I've been an avid listener of your YouTube channel since the pandemic started. Fan ako ng mga horror genre. Noong una, nakikinig lang ako sa mga international horror stories. Tapos, nung nagka-pandemya, dun naman natuon ang atensyon ko sa lokal na mga horror stories. Ikaw, si Pinuno, Kira, and Sir Neb. Kasama kong nakikinig ang mga kasama ko sa bahay na sina Brian and Jesse. Ang mga karanasan kong ito ay nangyari noong college days. Nag-working student ako. Noong mga panahon din na yon, nag-uumpisa na ang mga call centers sa bansa natin. Bali, nagtrabaho ako sa isang maliit na call center noon sa Ortigas. Kaunti lang kami. Puro babae ang empleyado. Maski ang gwardiya at tagalinis, babae. Since US-based ang kumpanya, Eastern Standard Time o oras sa United States ang sinusundan namin. So kung umaga doon, sa atin, nasa alas 7 na ng gabi. Doon nagsisimula ang shift namin. Late na yung alauna ng madaling araw. Kami lang ang panggabi ang operasyon sa buong building na ito. Alas 12 ng madaling araw ang shift ko noon. Mag-isa lang ako sa elevator. At dahil nga kami lang ang nag-ooperate sa building, isa lang ang bukas na elevator. At kung hagdan naman, pang-emergency exit lang ito. Kasi pag tinangka mong gamitin iyon, tutunog ang alarm, mag-iingay. At isa pa, pinagbawalan na kaming buksan at tumaan doon, unless may emergency. Sa ikapitong palapag ang office namin, hindi ako maaring magkamali noon. Yun din ang floor na pinindot ko sa elevator. Kaya naman takang-taka ako kung bakit huminto ang sinasakyan kong elevator sa ika-anim na palapag. At ito, dito pa ito bumukas. Walang nagtatrabaho ng ganitong oras doon. Sabi ko nga, ang kumpanya lang namin ang bukas ng gabi. Napaka-imposibleng may tao doon. Walang kailaw-ilaw ang floor. At alas 7 pa lamang ng gabi, sarado na ito. Nanayo ang balahibo ko noon habang nakaharap sa bukas na pinto ng elevator. Dahil sobrang dilim talaga ng paligid noon. Yung tipong parang bigla na lamang may bubulaga sa'yo nang hindi mo nalalaman. Kaya naman, pinindot ko kaagad ang closed door button. Pasara na sana ito. Pero bigla na lamang bumukas ito ulit. Na ang ibig sabihin, may kung sinong pumindot sa labas para buksan ito. Kahit malakas ang kabog ng dibdib ko noon, sumilip na ako ng floor. Kahit na madilim, pinilit kong aninagin yung lugar. Baka lang may makita akong kung sinong pinagtitipan lang ako.
At kung tao man yon, makakatikim talaga ito sa akin. Gawa ng bukod sa takot. Malilate pa ako dahil sa kalokohan na ginagawa niya. Yun ay kung tao siya. Walang katao-tao sa floor na yon. At hindi pa nga masyadong klaro sa akin kung ano ang nangyayari. Eto na naman. Biglang tumunog ang elevator. Alam nyo kung ano ang dahilan. Nag-warning ito. Overloaded warning. Ibig sabihin, nakadetect ito na mabigat at puno na ang tao sa loob. Kahit na ako lang ang mag-isa noon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Mananatili ba ako sa elevator na mukhang may mga sumakay na hindi ko nakikita? O lalabas ba ako sa madilim at walang katao-tao na floor? Tapos bahala na. Ihintayin ko na lamang na bumalik ulit ang elevator pataas. Dahil sa nangangatog na rin ako noon, hindi na lamang ako gumalaw sa loob ng elevator. Mas mabuti nang nandun ako at maliwanag kesa sa magstay pa ako doon sa floor na yon. Patuloy akong nanalangin. Hindi ko pinigilang pindutin ang closed door button. Iyon na ata ang pinakamatagal na minuto ng buhay ko. Hanggang sa nawala ang overloaded warning at nagsara ang pintuan. Pagdating ko sa opisina, napansin ng gwardiya ang pumungutla ko. Hindi ako nagdalawang isip na ikwento sa kanya ang mga nangyari. Ang gwardiya naman, maski ang mga dating empleyado ng kumpanya, meron ding ganong karanasan. Maski sila, hindi nakakaligtas sa mga pananakot. Makalipas ang isang taon, lumipat naman ako ng call center sa Makati. Linggo noon, kaya ko konti lamang kami ang may pasok. Nagkaroon kami ng scheduled meeting ng team namin. Nauna ang mga ka-team ko sa conference room dahil may long call ako noon. Matapos ang call, nilock ko yung PC ko at inalis ko yung headset. Dito, bigla na lamang may bumangga ng malakas sa inuupuan ko. As in, alam mo yung kapag may sumaging tao sa'yo, ganon na ganon ang impact. Lumingon agad ako. Naisip ko na baka isa sa mga kasama ko yon. Pero ni isang tao sa paligid, wala akong nakita. Habang patuloy akong lumingon kung saan-saan, biglang nahagip ng paningin ko yung patang tumatakbo. Pumunta ito sa desk ng supervisor ko at nagtago sa ilalim. Nagtaka ako noon. Napaka-imposible namang may bata doon. Unang-una, against yun sa company rules. Bawal na bawal kaming magpapasok ng non-employee, lalong-lalo na sa production floor. Benefit of the doubt. Sabi ko, baka namamalikmata lang ako. Nung nasa conference room na ako at halos makalimutan ko na ang nangyari, bigla namang nagkwento yung dalawa kong ka-teammate. Meron daw silang nakitang batang tumatakbo sa production floor. Katulad nung nakita ko.
Isang araw naman, same company, kakatapos lang ng shift ko noon. Dumaan ako sa may banyo sa unang palapag. Recruitment area ito, kaya may pilang banyo. Isang babaeng mahaba ang buhok ang naunang pumasok sa amin sa cubicle. Matagal kaming naghintay na nakapila doon. Pero hindi lumabas ang babae. Kung hindi pa dumating ang janitress, hindi pa namin malalaman na nakalapat lang yung pinto ng cubicle at hindi nakalak at walang katao-tao. Nagkatinginan kami nung kasunod ko sa pila. Parehas kasi naming nakitang may pumasok na babae doon. Sabi ko, bahala na kayo. Umalis ako noon sa pila at nagdesisyon na dun na lang magbanyo sa ikalimang palapag. Pagkatapos ng 3 taon, lumipat naman ako ng call center sa McKinley. Naging parte na ako ng training department nito. Kadalasan, mag-isa lang ako sa training room. Hindi din ako nagkaligtas sa mga pagpaparamdam dito. Kagaya ng magta-type ang keyboard mag-isa, mga aninong bigla na lamang dadaan o tatakbo, patay bukas na ilaw, yung biglang pagtunog ng music kahit wala namang taong nagpindot ng play, at mga gamit na mapupunta na lamang sa kung saan, malayo sa pinaglagyan mong lugar. Kahit ang mga kasama ko, ganun na ganun din ang karanasan. Minsan naman, madaling araw, mga alas 4 ng umaga, may 3 akong kasamang pauwi nun. Yung 3 na ito, pasakay ng jeep papuntang Guadalupe. Ako, magta-taxi. Bago sila sumakay sa jeep, hinintay at tinulungan nila akong tumawag ng taxi. Hindi pa uso ang Grab nun, at ayaw ko din namang maghabal-habal. Nagulat ako nang nagpara sila ng isang taxi na padaan malapit sa pwesto namin. Sabi ko sa kanila, bakit nila paparahin yon? E merong sakay ito sa passenger seat. Isang lalaki na nakasumbrero. Takang-taka ang 3. Huwag daw akong manakot kasi wala silang nakikitang tao sa taxi. Kaya nila ito pinara dahil wala ngang katao-tao doon. Para bang pinatotohanan ito ng taxi driver? Dahil huminto din ito para pasakayin ako. Nang ibig sabihin, wala talaga siyang pasahero noon. Tumingin pa ako doon ng mabuti at malinaw pa rin sa akin na meron talagang lalaki na nasa passenger seat. Hindi ko maaninag ang mukha nito at mukhang ako lang talaga ang nakakakita sa kanya. Ang ginawa ko noon, hindi na ako sumakay sa taxi. Bahala na ako. Sumama na lang ako sa 3 kong kasama. Sumakay na lang ako ng jeep. Kahit na magdadalawang sakay pa ako bago makauwi. Ang importante, alam ko na tao ang mga kasabayan ko doon. Hanggang dito na lamang, Sir Telmo. Maraming maraming salamat sa pagunlak mo ng karanasan ko.
Ako si Rodolfo. Taong 1997. Nasa 17 taong gulang pa lamang ako noon. Umuwi kami sa Leyte ng papa ko. Dalawa lang kami at mahal na araw noon. Ako ang bunso sa magkakapatid at sila ay naiwan sa Maynila kasama si mama ng mga panahon na yon. Nagbakasyon kami ni papa sa lugar nila. Napakasaya ko noon dahil mas makikita ko pa ang tirahan nila at makikilala ko ang mga kamag-anak namin doon. Ang pangalan kong Rodolfo ay nakuha ko sa yumao kong lolo. Isa siyang veteranong sundalo noong panahon ng Hapon. Marami din siyang umanong mga kagamitan na naitabi. Ito yung mga nagamit niya noong 2nd digmaan. Bagamat sa Maynila ako pinanganak, sa akin pa rin pinangalan ang pangalan ni Lolo. 6 na buwan pa lamang daw kasi ako sa tiyan ni Mama nang pumanaw ito. Kaya hindi sila nagdalawang isip nang maging isa din akong Rodolfo. Nakakamangha ang ganda at laki ng lupain ng pamilya nila Papa at Lolo. May mga sariling taniman at magkakahiwalay ang mga bahay-bahay. Ang bahay ni Lolo ay merong 2 palapag. Simentado ito at naka-tiles pa. Alagang-alaga ito ng isang tiyuhin ko na nasa ibang bansa. Siya ang gumagastos para ayusin at panatilihin ang ganda ng bahay. Maayos naman ang naging unang araw ko noon. Pero kinabukasan ng gabi, bigla na lamang akong nilagnat. Nagsusuka din ako noon nang hindi namin malaman ang dahilan. Ang alam ko lang, nung umagang yon, naglaro lang ako sa kuprahan at pumunta sa bodega kung saan nandun ang mga lumang gamit ni Lolo. Kasama ko noon yung pinsan kong si RJ na naglalaro. Ang mga uniform ni Lolo nung sundalo pa siya, pati ang kinakalawang na baril at iba pang mga lumang gamit ay hinalukay namin. May mga lumang sulat din noon na hindi na namin masyadong tinuunan ng pansin. Suot-suot ko ang sombrero ni Lolo nung lumabas kami. Naglaro kami sa ilog at umakyat sa mga puno. Mga bagay na hindi ko nagagawa sa Maynila. Maya-maya pa, may tumawag sa pangalan ko. Boses babae. Kahit si RJ, narinig din niyon. Hinanap namin kung saan nanggagaling ang boses, pero hindi namin makita. Nang maisip namin na kami lang ang tao sa lugar, nagmadali at nagpabilisan kami ng takbo, pauwi ng bahay. Hindi namin sinabi sa mga magulang namin na galing kami sa bodega at pinakialaman ng mga gamit ni Lolo. Ayaw naming mapagalitan dahil sinabihan na kaming huwag galawin ang mga gamit sa bodega at huwag na huwag pumasok doon. Kaya nga nung gabi na yon, nilagnat na lamang ako ng walang dahilan. Nung sumunod na araw, nung hindi pa rin bumababa ang lagnat ko, habang natutulog, napanaginipan ko siya. Isang babae, maputi, kulay mais ang buhok na mahaba. Para itong Amerikana. Ang nakapagtataka lang, hindi ko maalala ang mukha niya. Blanco ito, kahit na ilang beses kong sinubukang alalahanin. Retiradong nurse ang tiyahin ko, kaya alam niyang hindi normal ang sakit ko noon. Hindi ito yung tipo ng sakit na kailangan ng medikal na tulong. Ang ginawa niya, sinundo niya ang isang bantog na albularyo sa lugar nila. Ayon sa albularyo, napagkatuwaan lamang daw ako
at hindi ito masamang nilalang. Sinabihan kaming mag-iwan ng buhay na manok at pagkain sa puno kung saan kami umakyat at naglaro. Nung sumunod pang araw, napanaginipan ko ulit yung babae. Pero nung mga panahon na yon, nakipag-usap na ito sa akin. Humingi ito ng tawad dahil sa inakala nitong ako si Lolo. Magkahawig daw kasi kami at halos magkaedad din nung magkakilala sila. Nang ikwento ko ito sa kanila, walang pagdadalawang isip na nagkwento ang tiyahin ko. Naniwala siya sa panaginip ko. At ayon sa kanya, meron nga daw itong kasintahan na isang diwata noong kabataan niya. Pero nang dahil na din sa digmaan, kailangang madistino si Lolo. Nangako umano si Lolo dito na babalikan siya at magsasama sila. Dahil din daw sa kanya, nagkaroon ng agimat at kung ano-ano pang mga panangga si Lolo para makaligtas sa digmaan. Yun nga lang, nakilala ni Lolo si Lola hanggang sa ikasalang dalawa. Bagamat hindi nagkatuluyan, sumumpa umano si Lolo na sa susunod na henerasyon ay itutuloy nila ang kanilang pag-iibigan na siya namang hinintay ng diwatang ito. Marahil ay ito ang rason kung bakit niya ako napansin. Inisip ng diwata na yon na ako ang reinkarnasyon ni Lolo. Sa kasalukuyan, nasa 40 years old na ako. Nasa Dubai ngayon. May 4 na akong anak at masaya naman ang pamilya ko. Normal ang ikot ng buhay. Pero meron lang akong napapansing kakaiba sa kilos ng bunso naming anak na lalaki, si Dylan. Hindi ito mahilig sa gadget gaya ng mga kabataan sa panahon ngayon. Mas nakahiligan niya ang mga pananim at pagpipinta. 17 taong gulang na rin siya ngayon. Napapaisip tuloy ako, Telmo. Hindi kaya si Lolo ang nabubuhay sa katauhan ng bunso ko? Taong 2005, naisipan naming umakyat ng bundok Makiling para makapagnilay-nilay dahil malapit na ang mahal na araw. Isang buwan bago ang akyat, plinano namin lahat ng mabuti. Mahirap na kapag biglaan ang akyat mo, lalo na at bundok Makiling ito. Nagambagan kaming magkakagrupo sa mga dadalhin, mga ulam. Siyempre, hindi na kami nagdala ng mga karne. Puro tuyo, daing, munggo, bigas at sigarilyo. Siyempre, dahil malamig sa taas, may dala kaming pangpainit, alak. Madaling araw kaming aakyat, Linggo noon. 3 oras din kasi halos ang lakaran papunta sa paanan ng Makiling. May dala naman kaming inuming tubig na sasapat sa pag-akyat doon. Pagdating namin sa paanan, sobrang namangha kami sa ganda ng lugar. Meron sa amin na napasigaw sa sobrang galak. Hoy, huwag tayong masyadong maingay. Igalang natin ang ibang mga elemento na nananahan dito sa lugar. Pwede naman yun siguro, di ba? Saway ng leader namin. Nagtinginan na lamang kami at nagtawanan. Sa panahon ngayon, may naniniwala pa pala sa mga ganyan. Sa madaling salita, binaliwala namin ang paalala niya. Pag-akyat namin sa bukana,
Nagtaka kami. Meron kasing mga tent na nakatayo malapit sa daanan. Hinarang kami ng mga bantay kalikasan. Bali grupo ito ng mga sundalo at mga estudyanteng nag-volunteer para pagbawalan ng mga umaakyat dahil nga marami ang naninira na lang sa bundok na ito. Nakipag-usap ang leader namin sa kakilala nitong sundalo kung pwedeng tumuloy kami, pero hindi kami pinayagan. Kaya pala maraming tent na nakatuyo dito. Hanggang dito na lamang ang mga umaakyat noon. Ang baduy naman, edi walang silbi halos yung pag-akyat natin dito. Sinaway ulit kami ng leader namin dahil sa inasal namin na ito. Nasa 17 hanggang 18 taong gulang pa lamang kasi kami noon. Kaya medyo mga pilyo pa. Ang iba naming kasama, nasa 30 anyos na at taon-taon silang umaakyat dito sa bundok. Siya nga pala, ang makiling ay parang hugis ng isang babaeng nakahiga. At sa mismong gitna ng dibdib ng makiling kami umaakyat. Dahil may malalapit na ilog doon at napakalinis na malamig ang tubig na dumadaloy dito. Meron din dong kilala ang leader namin na madalas lumagi sa bundok. Isa itong matanda na nakilala na siguro ng leader namin kasi madalas silang umaakyat dito. Inabutan niya ito ng isang kahang sigarilyo at tinanong kung may iba pa bang daanan maliban doon sa kung saan nakaharang ang mga bantay kalikasan. Medyo mapapalayo kayo mga iho. Doon sa sangang daanan kung saan kayo galing, umakyat kayo pataas. Merong nag-iisang puno ng langka kayo makikita doon. At pag nandun na kayo, saka kayo magpababa. Pakinggan niyo ang agos ng ilog at doon ay tuloy-tuloy na kayo sa pagbaba nang hindi kayo maligaw. Masaya kaming nagtawanan dahil maiisahan namin ang mga bantay kalikasan. Mas na-excite kaming lahat nang sabihin mismo ng leader namin kung gaano kaganda sa lugar na yon. Hindi biro ang dinaanan namin. Sobrang tarik ng lugar at napakalayo pa nito. Hanggang sa makita nga namin ang sinasabi ng matanda na puno ng langka. Sobrang hitik ito sa bunga. At dahil alas tres pa lang ay umakyat na kami, nakarating kami doon ng mga bandang alas 6 at nagsegway nga kami. Alas 10 na kami nakarating dito sa bandang langka na ito. Sino ba namang hindi magugutom nun sa itsura ng mga bunga nito? Bukod sa mukhang mahihinog ay ang babango pa. Malayo pa lang, amoy na namin. Kumuha kaming lahat ng bunga nito at masaya kaming kumain. Napakatamis nito na halos maubos ng 3 tao ang isang bunga kahit pa sobrang laki nito. Pagkatapos naming kumain, nagdesisyon na kaming magpatuloy. Dito na din magsisimula ang kababalaghan na hindi namin inaasahan. Katulad ng sinabi ng matanda, papakinggan na lamang namin ang tunog ng ilog pababa para hindi kami maligaw. Sinunod naman namin ang gusto niya. Ang problema, 2 beses na kaming nakakabalik sa puno ng langka. Medyo nakaramdam na din kami ng pagod at nauubos na ang mga dala naming tubig. Hindi namin maintindihan ang nangyayari nang may marinig kaming halinghing ng kabayo. Natitikba lang ata tayo.
nanginginig na bulong ng leader namin. Nagkumpulan kami at siniguradong magkakadikit-dikit para maiwas yung linlang at walang makuha sa aming isa. Ang sabi kasi, kapag pinaglaruan ka nito, basta-basta ka na lamang kukunin nang hindi napapansin ng mga kasama mo. 10 minuto na halos ang nakalipas bago tumigil ang tunog na yon. At gaya ng mga pamahiin, inasahan na namin ang sasabihin ng aming leader. Baliktarin niyo yung mga damit niyo. Lahat. Mula panlabas hanggang panloob. Sa takot namin nun, pati ang mga underwear namin, binaliktad namin. Nagdasal na ako nun dahil sa takot at baka hindi na ako makauwi sa amin. Napakalawak ng makiling at kapag niligaw ka ng tikbalang, mahihirapan kang makita. O kapag minalas-malas ka, hindi ka na matatagpuan. Himalang pagkatapos nun ay natagpuan na namin ang ilog na hindi naman din kalayuan sa pwesto namin. Kaya takang-taka kami kung bakit hindi namin ito napansin ng ilang beses. Pagdating ay nagkanya-kanya na kaming inom sa ilog sa sobrang uhaw namin. Naisip namin na marahil nagalit ang tikbalang at pinakialaman namin yung puno ng langka. Hindi man namin sigurado kung pag-aari niya yon. Marahil, dapat talagang nagpaalam muna kami sa mga ganitong bagay bago namin kunin. Inabot kami ng 2:00 ng hapon dahil sa patuloy namin na pagbaybay ng daan papunta sa talagang pwesto namin. Nagluto na lamang muna kami ng pananghalian noon. Ang destinasyon kasi namin, may mga malalawak na magkakapatong na mga malalaking bato. Mga rock formation, kung sabihin nila. Pagkarating namin sa lugar, nagtabas kami ng mga damo sa gilid at kumuha ng mga dahon na pwede naming isapin sa ilalim bago ipatong ang mga tinahi naming sako. Saka namin nilagay ang mga banig at unan namin. Matapos ang karanasan namin, natuto na kaming magpaalam sa mga kinukuha namin na pag-aari ng bundok. Ikaw ba naman, maranasan mo yung ganun, di ba? Akala namin, ayos na ang lahat at natuto na kaming huwag tawanan ang mga paalala ng leader namin. Pero hindi pa pala dun nagtatapos ang lahat. Nagsiga kami ng malalaking kahoy noon at nagluto ng makakain. Masaya kaming nagkantahan habang nagiinuman na parang amin ang lugar. Nang malasing na ang lahat, nagkanya-kanya na kami ng higa. Sa lakas ng pag-inom ng iba, mabilis silang nakatulog at tawalan ng ulirat. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ang isang kasama namin. Parang alam mo yon, yung pakiramdam na may mga matang nakatitig sa inyo. Kinising niya kami ng dahan-dahan dahil may mga nakikita siyang mga mapupulang liwanag na parang mga matang nakatitig sa amin. May mga angil o tunog ng aso kaming naririnig na parang natatakam sila habang nakatitig sa amin. Sa sobrang takot, halos mawala lahat ng inum namin sa sistema. Agad namang nagdasal ang leader namin. Humingi kayo ng paumanhin sa mga nagawa niyong paglapastangan sa mga paniniwala dito. Kung ano man ang mangyari, kung kakailanganin, lumaban kayo.
may rason kung bakit suot-suot ko ang kwintas kong ito. Matapos naming humingi ng tawad, biglang nawala na parang bula yung mga nagbabagang mata na nakatitig sa amin at tuluyan nang gumaan ang pakiramdam namin pagkatapos nun. Kung anuman ang na-experience namin sa makiling, sana magsilbi itong aral na hindi dapat ginagawang katatawanan ang tradisyon o paniniwala ng isang lugar, lalo na kapag umaakyat tayo sa mga bundok na may mga kilalang kwento katulad ng Makiling at San Cristobal. Magandang araw, Sir Telmo. Ako si Be ng Iloilo City. Ang karanasang ibabahagi ko ngayon ay nangyari sa amin sa tirahan namin sa Orani, Bataan. Taong 2010 nang nakabili ako ng lupa doon. Taong 2011 naman, nagbakasyon ako galing sa ibang bansa at nakapagdesisyong sa Bataan tumira kasama ang aking anak para malapit sa ate ko at sa lupa na nabili ko at patatayuan ko ng bahay. Nung mga panahon na yon, naka-assign sa Batangas ang dati kong asawa. Nagtatrabaho ito bilang isang sales representative sa isang kilalang kumpanya. Kaya naman lingguhan lamang ito kung umuwi sa Bataan. Habang hindi pa tayo ang bahay namin, nakakuha kami ng apartment na titirahan doon. Bago pa man namin nakuha ito, marami na ang nakapagsabi sa akin nang tungkol sa bahay na nasa tabi noon. Isa umano itong haunted house. Ilang taon na itong abandonado ng may-ari dahil hindi nito't natagalan ang dami ng pagpaparamdam sa loob noon. Ang apartment namin may tatlong pintuan. Ang katabi ng pinto namin ay pinto ng bahay ng matalik kong kaibigan. At sa likod naman mismo noon ay ang sinasabi nilang haunted house. Ang pagitan lamang nito ay ang maliit na kanal sa bahay. At ang kasya lamang sa pagitan ay maliit na bata. Ang katabi naman ng haunted house ay ang isa ko pang kaibigan. At ito pa, ang dalawang kaibigan na tinutukoy ko na ito, parehong may sixth sense. Simulan na natin ang mga karanasan namin. Nung una, naging maayos ang paninirahan ko sa bahay na ito. Nagsimula ang lahat isang tanghali. Nasa eskwelahan ng anak ko. Nakahiga ako sa sofa noon at nanonood ng TV. Bigla na lamang lumipat yung channel ng telebisyon. Kahit nagtataka ako noon, pinaniwala ko na lamang ang sarili ko na baka napindot ko lamang ang remote. Tinuloy ko ang panonood. Pinatong ko ang remote sa lamesa. Malayo na ito sa akin. Kaya naman ganun ulit ang pagkakabigla ko nang biglang lumipat ulit sa ibang channel ang telebisyon. Napaka-imposible na ito dahil mag-isa lang ako sa bahay at nasa lamesa lang ang remote. Hindi na ito magagalaw pa. Napatayo na lamang ako noon. Nagparinig ako na
May nakalimutan pala akong sabihin sa ate ko. Naaalis pala kami. Sabay labas. Para kung sino man ang nandun na hindi ko nakikita, ay hindi maramdaman ang takot na nararamdaman ko. Isang araw naman, umuwi ang bunso namin galing sa eskwelahan. Nasa bahay kami noon ng ate ko na nasa kabilang eskinita lang. Nagpaalam si bunso na uuwi ito sa tinutuluyan namin at dun na ito magpapahinga. Pero wala pang 10 minuto noon. Bumalik ito. Humahangos. Paano ba naman? Bago pa man siya makapasok sa bahay, meron siyang nakitang bata na naunang pumasok doon. Kaya naman sa takot niya, napatakbo ito pabalik sa bahay ni ate. Matapos ang ilang linggo, alas 2 ng madaling araw, nagising ako gawa ng nakarinig ako ng nagsashower sa banyo ng best friend ko. Yung kama kasi namin, nakapwesto at nakadikit sa dingding mismo ng banyo nila. Kaya nagtataka ako. Alas 2 ng madaling araw. Inisip ko na lamang na baka isa sa kanila ng asawa niya ang naliligo. 3 madaling araw ko itong paulit-ulit na naririnig. Nung nagkaroon ng pagkakataon, tinanong ko sa kaibigan ko na to ang napapansin ko at naririnig ng madaling araw sa banyo nila. Ang sagot niya, wala daw ni isa sa kanila ang naliligo ng ganong oras. Maaga pa lamang. Tulog na sila. At kung may iihi man sa kanila, hindi na nila kailangan pang magbukas ng gripo dahil may nakaimbak na sa timba nila. Dahil nga aktibo ang 6th sense nito, ang sabi niya lang sa akin, huwag akong matakot. Posible kasing ang naririnig ko sa banyo ay ang babaeng nakaputi na lagi umanong nagpapakita doon. Sanay na itong kaibigan ko na ito. Kaya nga daw minsan, sa sobrang inis, minumura niya ito. Winawasiwas ng walis tingting para umalis at tigilan na yung pagpapakita sa kanya. Ako namang hindi sanay sa ganito. Nakaramdam ng hilakbot. Nilipat ko yung higaan namin sa kabilang dako, banda sa bintana, na nakaharap naman sa haunted house. Gawa lamang ito sa plywood. At syempre, dahil sa hindi din maganda ang pakiramdam ko dito sa bahay na ito sa kabila, nilak ko ang bintana na ito. Nilagyan ko ng kandado at ng makapal na kortina na sakop ang buong dingding. Inipit ko ito sa kama para hindi na ito magalaw. Ito pa. Naglalaro ang anak ko noon sa labas kasama ang anak ng best friend ko. Marami kami noong nakatambay malapit sa haunted house na ito. Nung hapon na yon, paparating na ang best friend ko. Nung makatapat siya sa 2 lalaki. Bigla-bigla na lamang itong hinawakan ng isa sa mga lalaki na yon sa kamay. Tapos dito, kitang-kita namin kung paanong biglang nagwala at nag-iba ang boses ng kaibigan ko na ito. Sino ka? Bakit mo sinusundan yung babaeng ito?
Balak mo pang magtago ah. Kanina pa kita nakikita. Akala mo hindi kita mauhuli? Sambit ng lalaking humawak sa kaibigan ko na ito. Patuloy na nagwala ang best friend ko. Tapos, dito na siya hinipan ng lalaki na yon, na bigla niyang kinahina at ikinahimatay. Inuwi namin ito sa kanila. Dito namin nalaman na ang lalaking humawak sa kanya, isa palang manggagamot. Malayo pa lamang, napapansin na ng lalaking ito na dalawa ang anino ng kaibigan ko. Isang maliit at isang malaki. Kaya nung dumaan ng kaibigan ko na ito banda sa kanya, hinuli niya ito kaagad. Nagpagamot ang kaibigan ko at sa kabutihang palad, naging maayos naman ito. Minsan namang nanood kami ng TV ng anak ko. Dinig na dinig ko na may pumindot ng electric fan para mamatay ito. Kahit na kaming dalawa lang ang tao. Sabi ko na lamang sa anak ko noon, baka nasagi lang ng butiki ang pindutan para hindi siya matakot. Sakab ako. Tiniis ko na lamang ang init. Hindi ko na binuksan pa ulit ang electric fan hanggang magumaga. Isang hating gabi naman, bigla akong nagising. At dito, sa paggising ko, nakaramdam agad ako ng takot. Paano ba naman? Yung sabi-sabi lamang nila dati, na tumutunog na piano sa haunted house na katabi namin. Dinig na dinig ko noon. Eh diba, nung nilipat ko yung higaan namin, nakatapat ito doon. Malinaw na malinaw sa pandinig ko yung tugtog na ito, na para bang may nag-o-orkestra sa abandonadong bahay na yon. Ako lamang ang gising noon. Sarap na sarap ang tulog ng bunso ko at ng anak ko. Dasal ng dasal na lamang ako na sana matapos na ang tugtog. Nilakasan ko ang loob ko. Sabi ko, sa kabilang bahay naman yon. Hanggang nandun iyon, wala akong dapat katakutan. Panghuli at ang hindi ko makalimutan sa lahat. Ito yung karanasan na nagbigay ng trauma sa anak ko. Kung naalala niyo yung bintana, yung nasa tabi lang ng haunted house kung saan ko nilipat ang kama. Diba, nilak at kinadena ko ito. Nakapermanente ang kadena na ito. At isa pa, gawa sa mahogani ang higaan na nakadikit sa may kortina at bintana. Ibig sabihin, mabigat ito. Yung nakapwesto sa gilid ng bintana noon ay ang bunso namin at ang anak ko. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakarinig ako ng mga yapak sa gilid ng bintana. Nakiramdam ako. Sabi ko, baka kung anong hayop o palaka lang. Imposibleng tao ito. Dahil gaya ng sinabi ko kanina, hindi kasya ang normal na tao sa kanal na nakapagitan sa tinitirahan namin at sa haunted house. Unless may batang maliit at payat ang dumaan doon. Siksikan pa din ito. At saka, sino namang bata ang gagala ng ganong oras, di ba? Maya-maya pa, nakarinig ako ng tunog ng lagari.
ang naisip ko noon. Baka sa haunted house na naman ito. So nagdasal na naman ako na sana, kagaya ng tunog ng piano, matapos na rin ito para makatulog na ako. Pero hindi. Halos kalahating oras na yung tunog. Hindi ito humihinto. Dito na ako tumayo. Pumunta sa kusina. Kumuha ng patalim. Pumwesto ako sa may pintuan ng kwarto, parap sa bintana. Hindi ko ginising si Bunso at ang anak ko dahil baka lalo kaming magpanik. Tapos, bigla na lamang nilipad ang kortina mula sa bintana. Ito ang unang beses na gumalaw ito. Dito ko na ginising ang bunso namin. Dahil sa nalimpungatan siya, hindi nito naintindihan ang sinesenyas ko sa kanya. Bumulong ako. Sabi ko, may tao sa labas. Pagbalik ng paningin ko doon sa bintana, dito na lumitaw yung isang ulo na para bang dumungaw ito para pumasok doon. Nagsumigaw na ako nito. Sabi ko, merong tao sa bintana. Nagising ang mga kapitbahay namin noon at nagsilabasan sa kani-kanilang bahay. Nung maramdaman ko na marami na ang tao sa labas at may mga pumasok na sa bahay para tingnan ang bintana, dito na ako nagkuwento. Nakita namin na putol na ang kadena ng kandado ng bintana. Napaka-imposible nun. Dahil gaya nga ng sinabi ko, diba? Sobrang sikip ng kanal na ito. Kahit sinong lalagari dito, hindi makakaporma. Unless, bata nga at payat. Kung siniksik man ito ang sarili niya, dapat hindi ito nakatakbo kaagad pagkalabas ng mga kapitbahay. Naayon naman sa kanila, wala silang nakitang tao dun sa bandang yon. Nung sumunod na araw, nang imbestiga pa kami, kahit na hindi namin ito mapaliwanag, sinubukan pa rin naming hanapan ng eksplanasyon. Walang anong bakas ng mga paa. Kahit gusto kong kumbinsihing tao ang pumasok doon, wala akong mahanap na ebidensya. Grabe ang trauma namin noon, lalo na ang anak ko, doon sa aming bahay na inuubahan. Magandang araw sa iyo, Sir Thelmo, at sa iyong mga giliw na tagapakinig. Ako ulit ito, si Pixie. Ang ibabahagi ko naman ngayon ay isa sa mga karanasan ko sa boarding house noong college pa ako, dekada 80. Sa tuwing nandito ako sa boarding house na ito, lagi kong napapanaginipan ang isang babaeng nakaitim. Kitang-kita ko ang hubog ng mukha nito. Sobrang ganda niya. Pero alam mo yon, yung tipo ng ganda na nakakatakot. Dagdagan mo pa ng kasuotan niyang purong itim na ang haba ay aabot hanggang paa.
isama mo pa yung kulot at mahaba nitong buhok na umaabot hanggang sa ibaba ng kanyang likuran. Hindi siya mukhang Pilipino o hindi tipikal na Pilipino ang itsura niya. Para itong banyaga, yung tipong pang-Europa, yung parang santo. Hindi ko alam kung bakit palagi itong nagpapakita sa panaginip. Hindi nga ito nagsasalita. Basta, magpapakita lang. Isang hapon, bandang alas tres. Nagsisyesta na nakadapa ako sa kwarto. Wala akong pasok. Gising ang diwa ko nung mga oras na yon. Nakapikit lang ako, pero hindi tulog. Tito, bigla ko siyang naramdaman. Malinaw na malinaw sa akin ang imahe niya na nakalutang sa taas ng katawan ko. Kinabahan ako nito. Andun kasi yung pakiramdam na parang may humahatak sa akin na humiwalay ang sarili kong katawan at ang babaeng nakaitim. Ramdam ko yung kagustuhan niyang pasukin ang katawang lupa ko na to. Alam kong hindi ito magiging maganda sa oras na mangyari ang kagustuhan niya. Takot man, nilakasan ko ang loob ko. Sinabi ko ang mga katagang, "In Jesus' name, layas!" Ilang beses ko itong binanggit. Sa tuwing sinasabi ko ang mga katagang ito, may parang humahatak sa babaeng nakaitim palayo sa katawan ko. Hanggang sa tuluyan na itong nawala. At kasabay nun, nakabangon ako. Eto pa, nung pabangon na ako, tumatak bigla sa isipan ko ang numerong 11 o 11. Ilang taon ko ring dinadala ang takot ko sa numerong ito. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun, pero hindi maganda ang kutob ko kapag naaalala ko yon. Lalo na kapag November 11. Sobrang nag-iingat ako dahil baka isa itong hindi magandang babala. Buti na lamang at nasagot ito ng isang miyembro sa horror community. At sa pagsisiyasat ko, personal number ko rin pala ito, gamit ang numerology. Pero ibang usapan na ito. Mabalik tayo sa karanasan ko. Hindi dun tumigil ang pagpaparamdam ng babaeng nakaitim. Isang gabi naman, dumalaw ang nobyo ko. Natawagin na lamang natin sa palayaw na Toto. Nahagip ng paningin ko yung anino ng babaeng may mahabang damit. Malapit lang sa pwesto ko. Dito, biglang nagtanong si Toto sa akin. "Kumindat ka ba?" Ako naman nagtaka. Sabi ko, "Hindi ah." "Tsaka bakit ko naman gagawin yun? Kasi sa amin nun, yung pagkindat, hindi magandang gawain para sa isang babae. Kumbaga, sinyalis ito ng kalandian o pang-aakit." Sabi ko naman, wala akong rason para gawin yon. Bukod daw sa pagkindat ko ayon kay Toto, meron pa siyang napuna sa akin nung gabing yon. Pero hindi niya kaagad sinabi. Umabot pa ito ng ilang linggo bago niya ito ikwento. Baka daw kasi
mas lalo akong matakot. Ayon sa kanya, nung gabi nga na magkasama kami at nakita niya akong kumindat na parang nangaakit, bigla niya ring umanong nakitang nawalan ako ng mata. As in purong itim ang nakikita niya sa paligid ng mata ko. Naisip ko noon, hindi kaya sinusubukan akong pasukin ng babaeng nakaitim at ang nakita ni Toto na kumindat, hindi ako, kundi yung babaeng ito na nagpupumilit sa kupin ang katauhan ko. Ang kinatatakot ko noon, baka pati ito, meron ding gusto sa nobyo ko. Isang gabi naman, matapos naming mamasyal ni Toto, nasa porch kami ng boarding house tumambay. Tanggapan ito ng mga bisita, pero hindi ganon kaliwanag ang ilaw. Nakita ko na naman ang anino na papalapit sa amin. Pati si Toto, nakita din kung paano ito dumaan. Sabay kaming nagtanong noon na, nakita mo rin? At dito na naglaho ang anino na ito pagkalagpas sa akin. Matapos ang visiting hours, dito na nagpaalam si Toto. Nasa gate na siya banda nang huminto ito at lumingon. Nagtanong ito, may ginahambal ka? Sa Tagalog, may sinasabi ka? Narinig kasi niya na may nagsabi daw sa kanya ng bye. At nahagip na naman niya ang anino na pumasok sa puno ng kaimito. May halong takot pero kahit papano, lumuwag ang pakiramdam ko. Dahil hindi lang pala ako ang nakakakita sa anino na yon. Ibig sabihin, hindi ako namamalik mata o nasisiraan ng bait. Magandang araw, Sir Telmo, at sa iyong mga tagapakinig. Ako ito, si Kiko. Bali ito ang pangalawang kwentong ibabahagi ko sa channel. Ang una, yung 3 AM challenge na ginawa namin sa sementeryo. Ang karanasan naman na ito ay nangyari noong December 2018. Tumawag ang kamag-anak ni Mama sa probinsya noon. Pinapauwi kami para gunitain ang death anniversary ng lolo namin. Hindi kasi kami nakapunta noong nakaraang taon gawa ng naging abala kami sa trabaho at sa iba pang mga bagay. Lumuwas kami ng probinsya kasama si Mama, yung kapatid kong babae, yung asawa niya at ang tatlo nilang anak. Medyo may kalayuan ang probinsya namin. Madaling araw kaming umalis at mga alas 10:30 na kami ng umaga nakarating. Maayos naman ang naging paghahanda para sa anibersaryo. Ang hindi ko inasahan ay ang biglang pagdating ng isa sa matalik kong kaibigan na si Emong. Kababata ko ito at nalaman niya na umuwi ako kaya napadalaw ito. Sakto namang kaarawan din ng kapatid niya, kaya nagyaya itong pumunta ako para makita ko rin ang iba ko pang kaibigan. Naging masaya ang kamustahan at kwentuhan, kainan, kantahan, inuman. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, tinawag si Emong ng kuya niya para magpabili ng yelo, kinakapitan. Ubos na kasi ang yelo sa tindahan na binibilhan nila. Medyo lasing na itong si Emong, kaya naman ako na yung sumama sa kanya para mag-drive ng motor
gawa ng hindi pa ako nakakainom noon. Hindi naman masyadong malayo ang kinakapitan, pero madadaanan muna namin yung palayan na meron ding kalawakan at isang burol. Sa tuktok ng burol na yon ay may isang paaralan. Doon ako nag-kinder at nag-elementary. Sa likod ng eskwelahan, nandun yung isang maliit na ilog na may tulay na kawayan. Sa dulo ng tulay, nandun yung tindahan ni Kapitan. Hindi na makadaan ang motor dito, kaya sabi ko kay Emong, siya na ang bumili at maiiwan na lamang ako. Ipinarada ko yung motor sa tapat ng gate ng eskwelahan. Habang hawak ko ang cellphone ko, naagaw ng pansin ko yung mga nakaitim na damit sa loob. Madami sila. Mahaba ang buhok. Galing sila sa likuran na bahagi ng eskwelahan. Nakayuko ang mga ito. Naglalakad ang direksyon nila papunta sa isang silid. Pagpasok na pagpasok nila doon, napahinto ako sa ginagawa ko nang bigla na lamang silang tumagos sa pader. Tapos, bigla na lamang akong nakarinig ng mga sigawan doon sa pader na tinagusan nila sa loob mismo ng silid. Nakakapanindig palahibo ang mga boses na ito, yung tipong humihingi ng tulong, mga umiiyak. At ito pa, maniwala man kayo o sa hindi, kitang-kita ko yung mga gamit sa loob ng silid na yon, nagliliparan, na animo, may mga bumabato. Sa takot ko, pinaandar ko na agad yung motor. Kasabay nito, yung pagtapik ni Emong sa akin na muntik ko nang ikasigaw. Ang sabi ko sa kanya, sumakay na siya. Doon ko na hinarurot ang motor. Nakalayo-layo na ako nang sinubukan kong tumingin sa side mirror. At yung mga nakaitim na yon, nandun na sila sa may labas ng gate. Dito ko na din sinabi kay Emong kung ano ang nakita ko. Para bang hindi din ito nagulat. Ang sabi pa niya, maswerte pa nga daw ako kasi yun lang ang nakita ko. Meron kasing pagkakataon na nangaharang ang mga ito, nambabato sa mga dumadaan at nagiging rason pa ng aksidente. Pagkadating namin sa inuman, naikwento ko din sa mga kaibigan ko ang nakita. At katulad ni Emong, ganun din sila. Sanay na at parabang hindi na bago sa kanila ang naranasan ko. Nung sumunod na araw, nagtanong ako sa mga tita ko at sa kapitbahay tungkol sa eskwelahan na ito. Wala na palang pumapasok o nagtuturo dito. Nakasara na. Mula kasi nang pinutol ang dalawang malaking puno ng mangga at isang puno ng akasya sa likod ng eskwelahan. Hindi na nagiging normal ang nangyayari dito. Ang sabi, yung pinutol na mga puno ay lagusan ng mga engkanto at mga masasamang espiritu. Kumbaga, nagambala ang mga ito sa dinadaanan nila. Madalas nang magpakita ang mga ito mula noon, may mga sinasanibang mga estudyante at meron pang nagbigti sa mismong paaralan.
Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Arts, taga Bulacan. Isa ako sa mga silent listener mo at sana po mapansin mo ang sarili kong karanasan. Nangyari ito, February 2018. Bigla na lamang akong nanghina, nangayayat at hindi na halos makakilos. Dahil sa naramdaman ko, dumulog na kami sa doktor. Pero ayon, normal naman lahat ng resulta. May mga gamot na nireseta sa akin. Pero para bang lalo lang lumala ang lahat ng nararamdaman ko. Yung tipong hindi na ako makalakad, wala na akong lakas, at daig ko pa ang lantang gulay na nanlalata. Nung napagtanto namin na wala na talagang epekto ang mga gamot na nireseta sa akin ng doktor, lumapit na kami sa albularyo. Ang ginawa niya, pinagdikit niya yung hinliliit ng daliri ko. At sa pamamagitan nito, nasabi niyang merong gumagambala sa akin o kumukontrol sa katawan ko. Masyado itong malakas para sa kanya. Hindi niya daw kayang palisin. Dito, may inirekomenda siyang isa ding kilalang albularyo na mas bihasa sa panggagamot ng mga kulam at sinasapian. Yun nga lang, hindi siya sigurado kung kailan ito dadalaw para mapuntahan ako sa amin. Umabot ng Marso 2018, kalagitnaan ng buwan, nakaratay na lang ako. Hindi ko na maigalaw ang mga paa ko para tumayo. Sinanay na lamang ang nagpapaligo sa akin noong mga panahon na ito. Katapusan ng buwan ng Marso, dito, hindi ako mapakali. Nagsisisigaw ako na para bang may kinatatakutan na hindi ko alam kung ano. Yun pala, dumating yung albularyo na tinutukoy ng unang manggagamot. Natawagin na lamang natin itong Mang Dani. Nakapagtataka, diba? Parang nakaramdam ako ng takot sa pagdating niya. Pinaghanda niya kami ng isang bote, asin, muriatic acid at itlog. Pagkatapos, inumpisahan na niya ang panggagamot. Hinalo niya sa bote na yon ang asin at muriatic. Tapos, binasag niya ang itlog. Hinalo niya sa tubig. At sa kanya, isinama sa asin at muriatic. Kitang-kita namin yung laman ng bote nun. Para bang inaalon habang nagdadasal ang manggagamot. Akala mo, may kung anong hangin ang nasa loob na hindi mapakali ang galaw ng tubig sa bote na yon. Matapos nun, nalaman namin na babae ang kumulam sa akin. Meron daw itong gusto. Yun nga lang, hindi ko siya napapansin at nakakausap. Kaya niya ito ginawa. Ang sabi pa ng albularyo, balak daw nito akong baliwin na parang sa taong grasa. Sa bote na yun niya ikinulong ang babae. Ibinaon niya ito sa parteng hindi mauhukay sa likuran ng bahay namin. Pagkatapos nito, unti-unti nang bumalik ang sigla at lusog ng buong katawan ko. Ako si Gracia.
Bale ako ang nagpadala ng karanasan ko tungkol sa astral projection at ang pagbisita ng kaluluwa ni Lola bago ito pumanaw. Bale ang kwentong ibabahagi ko naman ngayon ay ang mga karanasan ng mga taong kakilala ko noong kabataan ko at nakatira pa kami sa bahay namin sa Valenzuela. Mga maiiksing karanasan lamang ito ng mga taong nagtatrabaho sa amin. Meron dating factory ang magulang ko sa lugar na yon at ang kinatitirikan ng bahay namin ay dun mismo sa factory na yon. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang bahay na ito doon, pero ang tito ko na ang nakatira. Maraming pagpaparamdam doon sa lugar sa paligid ng factory. Mapahanggang ngayon, meron pa rin umano. Sa mga hindi nakakaalam, bata pa lamang ako nung lumipat kami ng ibang bansa. Kaya naman maiksi lang din ang naging karanasan ko doon. Isa-isahin na natin. Hardworking ang mga magulang ko. Yung tipong kahit nasa bahay si Papa, patuloy pa rin ang pagmamanage niya ng factory. Kaya naman kinailangan naming magkaroon ng kasambahay. Ate ang tawag ko sa kasambahay namin na ito. At madalas, naiiwan ako kasama siya. Alas 4 pa lamang ng umaga, naglalaban na ito. Gusto daw niya yon para madami-dami siyang magawa buong araw. Maayos naman itong namasukan. Hanggang sa isang hapunan, nagsabi na lamang si ate sa mga magulang ko na yung pinupuno niya ng tubig na timba bago matulog. Nangangalahati na lamang umano kapag dadatnan niya pagkagising. Dagdag pa niya, kumakapal ang pakiramdam ng batok niya kapag ganon. So si Mama, pina-check up kung meron bang hypertension o high blood si ate. Si Papa naman, tiningnan ang mga timba. Walang alta presyon o high blood si ate. Wala ding butas ang mga timba. Ang sabi na lamang ni Papa, wag na lamang munang lagyan ng tubig yung timba. At kung kailangan ng tubig, kumuha na lamang diretso sa tangke. Sinunod naman ito ni ate. Nung sumunod na araw, dito na nagsimula. Hindi natatapos ang isang linggo na hindi nagkakaroon ng lagnat si ate. Lagi ding tumatama ang lagnat na ito sa tuwing sasapit ang alas 3 ng hapon. Dito na rin napapansin ng mga magulang ko na yung tubig sa tangke napakabilis na maubos sa tuwing titingnan o i-check ito ni Papa. Umaga pa lamang, nangangalahati na ito. Tiningnan din ni Papa kung may butas o tulo ang tangke na ito, pero wala. Ako, nasa batang edad noon, hindi pa ako sigurado sa mga nakikita ko. Pero kasi, may mga pagkakataon na nakakasulyap ako ng mga maliliit na tao na nakaputi at naglalakad habang may daladalang maliliit na timba. Papunta at pabalik ang mga ito mula sa kulungan ng mga manok. Pinahilot ni Mama si ate dahil talagang lagi itong nilalagnat tuwing hapon. Tinawa siya at ang sabi ng manggagamot sa kanya na duwende ito ang rason kung bakit siya nilalagnat
Kasi naman, sa tuwing alas tres ng hapon, nagwawalis ito at tinatamaan ng mga maliliit na bato o ng mga talsik ng nawalis niya ang isang matandang duwende. Sinabihan siya na magsindi ng puting kandila at mag-alay ng biko o minatamis ng isang linggo. Yung tungkol naman sa tubig, kung ano ang nakikita ko na sinabi ko kanina, yung maliliit na tao, konektado pala ito doon, gawa ng sa manggagamot na mismo ng galing na kahit papano, mag-iwan sana ng isang timba ng tubig para sa mga maliliit na taong ito. Ang dahilan, nag-iigib din pala ang mga ito tuwing umaga. Madako naman tayo sa likuran ng bahay namin. Meron ditong gumamela, makopa, aratilis at iba-iba pa. Masarap tumambay dito, kaya nagsilbi na din itong pahingahan ng mga nagtatrabaho sa factory. May sarili din silang banyo doon. Sa mga araw na walang gawain, malaya silang makapagpahinga sa ilalim ng puno na ito. Kadalasan, makikita sila dito na nagsisyesta pagkatapos ng tanghalian. Merong isang babae doon na nasa early 20s niya. Madalas itong nandun sa lugar na iyon. Nakahiligan niyang magpahinga sa puno ng makopa. Isang hapon, bigla na lamang itong nakaramdam ng pagkasakit ng likod niya. Ang unang naisip niya noon, baka lang nagkamali siya ng tulog o nangawit sa pwesto niya. Naghugas siya ng kamay sa ilalim ng tangke. Yumuko ito ng konti. Dito na nakita ng kasama niya na meron itong pasa sa babang parte ng likuran niya. Pumunta kaagad ito sa salamin. Tinaas ang damit sa bandang likuran. Nanlaki ang mga mata niya sa pagtataka at takot nang makitang yung pasa sa likuran niya. Sobrang itim at hugis kamay. Mula sa gitna ng likuran niya, pababa ng kanyang balakang. Pinatawag nila Papa yung manghihilot. Tinawas ang babae na ito. At ang sabi, buhay ang puno kung saan siya laging nakapwesto. Sa madaling salita, maraming nakatira doon sa punong iyon. Isa sa mga nilalang na ito, nagkagusto sa kanya. Hayaan na lamang daw nila ang mga ito. Basta ipaalam lamang sa mga lamang lupa na ito na hindi sila pwedeng humawak o gumalaw ng kung sino man ang nakatambay doon. Sumunod naman na pangyayari. Dahil nga sa batang edad ko, medyo alam na ng mga nandun yung mga nakikita ko. Nagiinuman sina Papa noon, kasama ang kaibigan at mga kapatid niya. Hindi naniniwala sa paranormal ang isang tito ko, kaya lagi nila akong inaasar noon na imahinasyon ko lamang ang mga nakikita. Nagbanyo si tito sa likod ng bahay. Yung sinasabi ko kanina na banyo ng mga workers. Pagbalik niya sa inuman, nakatingin ito sa akin na may halong pagtataka habang ako nakatayo sa pintuan namin. Inutusan kasi ako noon na bumili ng soft drinks. Ang unang tanong ng tito ko, paano ka nakarating dyan?
Nakita kita at yung mga kalaro mo dun sa tabi ng Aratilis, ah. Maski si Papa nun, nagtanong kay Tito kung ano ang pinagsasabi nito. Ang sabi ni Tito sa kanya, meron siyang nakitang dalawang bata na naglalaro. Isang lalaki at isang babae. Kumaway pa umano ang mga ito sa kanya at kinawayan niya rin ito pabalik. Sinabi naman ni Papa na imposible ang sinasabi niya dahil kakabalik ko lang galing sa tindahan. Pagkasabi na pagkasabi ni Papa noon, hindi na tinuloy ni Tito ang pag-inom at hindi niya na rin ako inasar sa mga bagay na nakikita ko. Ito naman ang nangyari sa kapatid ko at nakababatang pinsan. Bali ang kwarto namin dati na nasa pangalawang palapag ng bahay ay merong isang higaan at isang kabinet. Naglalatag na lamang kaming magkakatabi nila ate at ang mga kapatid ko. Nasa 7 taong gulang ang kapatid ko nang muli siyang nakatapak dito sa bahay na ito. 4 na taong gulang kasi siya nung nag-ibang bansa kami. Habang nandun sa bahay, lagi siyang nagigising ng mga 3 ng madaling araw. Sa huling araw ng bakasyon nila, nagising siya ulit. Bigla siyang napatingin sa may bintana nung nagising siya ng ganitong oras. Sa bintana ng 2 palapag ng bahay na yon, nakita niya isang matandang babae. Sobrang itim ang buhok at balat nito. Yung buhok pa nga nito, akala mo, ugat ng puno na kumakapit dun banda sa bintanang iyon. Nanlilisik ang mga mata nito at nakabukas ang bibig. Hindi siya nakaramdam ng takot nun. Siguro, ang akala niya, nananaginip lamang siya. Kaya ang ginawa nitong kapatid ko, bumalik siya sa pagkakatulog. Ilang taon nang lumipas, pumanaw ang papa ng mama namin. Pagkatapos nun, bumisita yung mga pinsan namin mula sa Laguna para sa lamay na ito ni Lolo. Naiwan lamang sandali ang maliit na pinsan namin na sa 4 na taong gulang ito noon. Walang ano-ano. Bigla na lamang siyang nag-iiyak ng malakas. So ang mga nandun, nagulat. Pinuntahan ito. Ang dahilan ng pag-iyak niya, meron umano siyang nakitang matanda sa may bintana. Kung ano ang pagkakakita ng kapatid ko sa itsura noon, ganun din ang nakita ng pinsan naming ito. Nung gabi din na yon, nagpapahinga na ang lahat. Yung doorknob ng kwarto na sinasabi ko, kumakalabog daw. Oras-oras nilang naririnig ito na naging dahilan para magising ang mga natutulog doon. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung ano ang nakita ng kapatid ko at ng pinsan ko. Ang tanging naaalala ko lamang, laging may tinatabi si Papa na buntot ng pagi. Hindi ko pa maintindihan kung ano yon nung bata pa ako. Pero malakas ang kutob ko na kaya itinatabi ito ni Papa dahil sa matandang babaeng iyon sa bintana. Itong panghuli, madagdag ko lamang. Ito naman ang karanasan namin ng 5 taong gulang kong anak.
Namana niya sa akin ang kakayahang makakita, makaramdam, at makipag-usap sa mga espiritu. Simulan natin sa nangyari noong ika-anim na taong gulang ako. Kumbaga, flashback. Konektado ito sa ikikwento ko sa inyo tungkol sa anak ko. Sa batang edad ko na yon, gustong gusto ko na talagang magkaroon ng kapatid. Lagi kong ipinagdadasal na magkaroon ako ng una, kapatid na babae. Tapos, kapatid na lalaki ang kasunod. Nasa awa ng Panginoon, nangyari naman. Buntis ang mama ko noon sa nakakabata kong kapatid na lalaki. Pangalawa dapat ito. Nagkaroon ito ng problema habang nagdadalang tao. Kailangan niyang magpahinga lagi sa higaan. Kapag kasi napapagod ito o konting gawa lang ng mga bagay, nagtutugo siya. 5 buwan siyang buntis at nakatira kami sa mga magulang ng papa ko nang magsimula siyang duguin ng marami. Dinala si mama sa ospital. Pero kaming mga bata, hindi kami pinayagang makabisita kahit na minsan. Ang nasa isip ko noon, baka mga nganak na ito kaya excited ako. Pero ang sabi, hindi ko daw pwedeng makita ang kapatid ko. Naiinis na ako noon at paulit-ulit kong tinatanong kung bakit naman hindi pwede. Isang araw noon, umuwi ang lolo ko galing sa ospital. Meron siyang dala na paper bag na merong laman. Ang sabi niya sa amin ng pinsan ko, huwag hahawakan, huwag titingnan. Dahil sutil na bata, hindi kami nakinig. The more na sinasabi mong hindi, talagang gagawin ng mga bata, di ba? Habang naliligo si Lolo, inabot namin ito sa pinaglagyan niya. Sa loob ng bag, isang maliit na bote. Kasing laki lang ng bote ng mayonnaise. At sa loob nun, ay ang kapatid kong lalaki. Sobrang liit pero mapapansin mo na nabubuo na ito bilang isang sanggol. Sa batang edad nun, siyempre natakot kami. Sinabi sa akin ng mga magulang ko na nakunan si mama. Inilibing ang kapatid ko na ito sa lupa na nasa baba lamang ng gumamela sa likod ng bahay para hindi daw ito malayo sa amin. Pinangalanan itong Kevin. Nung nasa ibang bansa na kami, yung magulang namin laging kinikwento si Kevin sa mga nakababata kong kapatid. 8 taon ako noon nang ipinanganak ang sister ko. Pagkatapos ng 1 taon, yung brother ko naman. Para hindi namin siya makalimutan kahit hindi namin pinag-uusapan, lagi naming tinatandaan ang karawan niya. So ito na. Early this year, dinala ko sa eskwelahan ng bunso ko para sunduin ang ate niya. May mga pinagdadaanan ako tungkol sa kalusugan ko noong mga panahon na ito. Kaya nasa bahay lang ako, kasama siya. Nung nasa harapan na kami ng opisina ng eskwelahan, merong maliit na memorial stone doon o parang lapida bilang pag-alala sa founder ng eskwelahan. Walang ano-ano, biglang nagsalita itong bunso kong anak, yung parang nalulungkot. Sabi niya, "Mommy, I don't want you to be like Kevin." Ako naman takang-taka. Tinanong ko, sino yung Kevin na tinutukoy niya? At ito, ang ibinahagi ng bunso ko sa akin. Si Kevin, kilala ko daw. Lalaki sa kwarto namin.
Kinakausap nito ang bunso ko paminsan-minsan. Pero ayon dito sa anak ko, hindi na ito nabubuhay. Nagkasakit ito at namatay. Kaya ayaw ng bunso ko na mangyari sa akin yon. Ang nangyari kay Kevin. Kasi nga di ba, may sakit ako noon. Naisip ko na lamang na kung yung Kevin na kapatid ko na namayapa at yung Kevin na tinutukoy ng anak ko ay iisa lang. Marahil gusto lamang nitong makipag-usap sa kanyang pamangkin. Bago natin simulan ang kwentong ito, ipapaliwanag ko lang na hindi nais ng pamagat na sirain ang ating paniniwala. Basta, kapag narinig nyo ang buong kwento, malalaman nyo kung bakit pinamagatan natin itong walang Diyos. Simulan na natin ang karanasan ni Eric. Magandang araw, Sir Telmo, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ako si Eric, isang pastor at isa ding businessman. Pamilyado na din akong tao at ang pagiging pastor ko ay may dahilan. Dekada 70, kulang-kulang 20 anyos ako. Naging literal na lagalag kami ni tatay noon. Hiwalay sila ni nanay dahil sa problemang pinansyal at mas pinili kong sumama sa kanya. Nagbabayan-bayan kami ni tatay noon. Palagi kaming may dalang itak at palakol dahil kilala na din kami ng mga nadadaanan namin. Kadalasan kasi sa lugar, kung hindi kami inuutusan para magbilad ng palay at tagaputol ng puno, tagabiyak ng mga panggatong, minsan tagabungkal ng lupa. Kapag sineswerte at nagtitipid na kumuha na magtotroso ang isang tao, kami ni tatay ang nauutusang magputol ng mga higanting puno. Mabilis na ang isang araw at kung saan kami dadatnan ng gabi, doon na lamang kami gumagawa ng duyan para magpalipas. Hanggang sa isa sa mga pinuno na mga pari sa amin ang kumupkop sa aming mag-ama. Bibigyan daw kami ng araw-araw na pagkain at meron pang sasahurin si tatay sa isang kondisyon. Magiging caretaker o tagapangalaga kami ng isang lupain kung saan nakatirik ang isang abandonadong simbahan. Swerte na ito para sa amin. Good deal kumbaga. Pinayagan din kami na magtanim sa paligid noon o kung anuman ang gawin namin doon dahil aararuhin din naman yon pagdating ng araw. Yun nga lang, may kondisyon ang pagtira namin doon. Una, bawal kaming magpatayo ng bahay o kubo doon. Sabi ng pamunuan, mas maiging ang kwarto sa lumang simbahan na yon ang tutulugan namin. Pangalawa, siguraduhin daw namin na kapag dapit hapon na, nakasarado na dapat ang bakuran ng lupain na yon para wala nang makapasok na kung sino o kung ano. Pangatlo, kung maaari, huwag naming gagalawin ang kung ano ang meron sa isa pang kwarto doon. Kahit na anong kagamitan, wala kaming hahalungkatin. Ang rason kung bakit pinababantayan daw sa amin ang lupa na ito ay dahil ayon sa pamunuan o parokya, napapadalas na daw ang pagpunta ng mga kabinataan doon at kung ano-ano ang pinaggagawa ng mga ito.
Ayaw kasi nilang masira ito dahil may plano na kung ano ang gagawin dito sa lugar na kinatitirikan ng lumang simbahan. Kung titingnan mo naman kasi ito, isa na itong sports complex ngayon. Kilala itong sports complex kaya hindi ko rin pwedeng sabihin kung saan ito banda. Magaan para sa amin ang inatas na trabaho. At natutuwa din daw kasi ang parokya sa amin. Kasi nga, kilala na kami sa mga napupuntahan naming bayan. May mga sandali na binibisita kami at kinakamusta ng isang paring malapit ang tirahan doon. Madako naman tayo sa itsura ng lumang simbahan na ito. May kaliitan lang ang pinakasimbahan. Siguro, kasya na yung mahigit 50. Maihahalin tulad mo ito sa mga istruktura ng mga simbahan noong kapanahunan ng Kastila. Sabi ng pari na nakakausap namin, may maliit na komunidad sa paligid ng simbahan na ito na sila-sila lamang din ang nagsisimba sa lugar. Pero ang ipinagtataka namin noon, nasaan na ang maliit na komunidad na tinutukoy ng paring ito? Sa bandang likuran ng simbahan, nandun ang dalawang kwarto. Maliit lang ito. Kasya kami ni tatay sa isang kwarto. Yung tipong saktong galawan lamang kapag nakaiga. Hindi ka na pwedeng maglagay pa ng cabinet o kung ano pang borloloy, kundi ay magiging masikip na ito. May maliit na bintana ito, gawa sa bakal. Parang rehas ng katulad ng commercial ng Boysen. Yung kabilang kwarto naman, napader lang ang pagitan sa kwarto na tinutulugan namin. Nakakadena. Walang doorknob ang bakal na pintuan nito. Pero yung butas ng doorknob at yung tubo na nakatayo sa gilid, doon umiikot ang kadena at nakakandado ito. Pero masisilip ang loob nito dahil may konting espasyo sa pagitan ng pinto at pader. Yung tipong konting tulak mo lang, makakasilip ka na. Yung loob nun, kung ano-ano lang, tambakan. May mga gulong na sira, siguro yung ginagamit kapag may prosesyon. Merong mga santong basag at merong isang lamesa na altar na may nakatagilid na krus sa gitna. Kumbaga, parang pinatong lang doon. Ilang beses ko na itong nasilip, kaya halos sa ulo ko na ang nakikita ko doon. Patago ko itong ginagawa dahil baka makagalitan ako ni tatay. Kumukuha pa rin naman kami ng mga serbisyo na kinagawian bago kami makalipat dito. Pero kami na ang sinasadya sa lumang simbahan at sinasabihan na lamang kami kung kailan kami pupunta. Isang araw noon, may katayan ng baka at baboy para sa isang handaan. Nagpaiwan ako gawa ng si tatay lamang ang kinakailangan para doon. Hindi naman kasi ako sanay sa katayan na yan. Ang sabi na lamang ni tatay sa akin, uuwian na lamang ako ng karne kapag naghatian na. Wala akong ginawa buong maghapon nun kundi basahin ang Biblia na iniwan sa amin ng bumibisitang pare. Actually, marami siyang libro na iniwan. Iba-iba. Para matuto daw akong magbasa. Pero itong Biblia ang nakatuwaan ko. Gawa ng nakatranslate ito sa lingwahe ng probinsya namin. Habang nakadapa sa may higaan, dito na ako nakarinig ng mga boses. Tulungan mo kami! Tulungan mo kami! Grabe yung kaba ko nun.
Dalawa ang dahilan kung bakit. Baka may pumasok na ibang tao sa loob ng pinapabantayan sa amin. At nakapasok ito sa loob mismo ng lumang simbahan kung nasaan kami. Tiyak, malalagot ako kay tatay. At ang isa, syempre, dahil sa mga multo. Takot kasi ako sa mga ganito, lalo na kapag sa simbahan mismo. Napatigil ako noon gawa ng nakatalikod ako sa may pintuan namin. At ang boses na naririnig ko noon, doon nang gagaling. Hindi pa ako nakakahinga ng maayos nang biglang kumalabog ang pintuan. Yung pintuan ng kabilang kwarto. Hindi lang ito yung simpleng kalabog ha. Yung niyuyugyug. Kumakalansing yung kadenang nakatali doon. Para bang may gustong lumabas na nakakulong. Ang ginawa ko, gumulong ako bago humarap sa pintuan. Nagbabaka sakali ako na baka si tatay ang nandun. Kasi minsan pa naman, binibiro o nantitrip yun. Pero wala. Walang katao-tao. Medyo maalinsangan din ang panahon noon. At isa pa, napaka-imposible kung hangin yon. Hindi naman kasi ganun mayuyugyug yung pintong yon. Lalo na at maliit lamang ang bintana ng bawat kwarto. Pagkaharap ko sa pinto, wala akong nakita. Huminto na din ang pag-alog ng pintuan. Tumayo na lamang ako bigla. Naisipan kong lumabas na lamang at magpahangin. Siya nga pala, yung pinaka-main entrance ng lumang simbahan. Sarado yon, nakakandado. Bali may maliit na siwang sa gilid ng bandang likuran na parte kung saan naglalabas-pasok ang mga pari dati. Doon ang pinto namin, papasok at palabas. Sa kabilang parte lang ito ng kwarto. Tatawid ka sa altar bago makarating sa pintuan. Nagpahangin ako doon. Gusto ko lang isipin na guni-guni yon. Pero napapaisip din ako gawa ng ano bang meron doon sa kwarto. Bakit sa simula pa lang pinagbawalan na kami na pumasok doon. Medyo hapon na nang makauwi si tatay. May dala na itong ulam at amoy alak din. Halatang nakainom. May ginawa kaming maliit na lutuan at kainan sa gilid lang din ng pintuan na dinadaanan namin. Doon kami kumakain at binububungan lamang namin ito ng tarapal. Alas 7 ng gabi, nakapwesto na kami ni tatay sa kwarto. Maalinsangan yung gabi na ito, yung tipong init na init kami ni tatay. Kahit na nakabukas naman ang pintuan ng kwarto at bintana ng simbahan. Lumabas kaming saglit para magpahangin. Doon kami pumuwesto sa bakanting lote na merong malaking bato at inuupuan namin ni tatay ito. Tapos ito na. Sabay kaming napalingon sa loob ng simbahan nang may maulinagan kami. Na umiilaw sa loob. Parang maliit na lampara. Pagkatayo namin sa kinauupuan, dumungaw sa aming dalawa ang isang matandang babae. Nakabelo ito ng puti, pero kita pa rin ang mukha. Ito ang may hawak ng ilaw na yon. Kumaway ito sa amin. Siyempre, takang-taka kami noon ni tatay. Gawa ng
hindi namin ito nakitang pumasok doon sa gilid kung saan kami banda. Eh yun lang naman yung entrance doon. At saka diba, nakalock yung pinaka main door ng simbahan. Dahan-dahan kaming humakbang. Nakaharap pa rin sa amin ang matanda. Ako, alam ko nang hindi na normal yun. Kabadong-kabado na ako. Lalo na at naalala ko yung nangyari sa akin nung umaga. Grabe yung pagpapawis ko nun. Nakala mo, tanghaling tapat. Nang nasa bandang bintana na kami, biglang may umihip sa lampara na hawak ng nakikita naming babae. At pagkapatay nito, hindi na namin maulinagan ang matanda. Eric, lasing lang ba ako? Nakita mo rin ang nakita ko? Tanong ni tatay. O tay, nakita ko. Hindi namin alam ang magiging reaksyon namin noon. Pero kinonsidera pa rin ni tatay na normal na gabi lamang ito. Para bang wala lang sa kanya. Sabi niya sa akin, magre-request na lamang ito sa mga pari na kung pwede ay malagyan man lang kahit na isang ilaw sa loob ng simbahan para kahit papano makita namin kung may papasok man sa loob. Matapos naming makasigurado na wala nang nakapasok o walang tao, sinara na namin ang pintuan at natulog. Nung gabi ding yun, siguro ilang oras pa lamang kaming nakapikit. Nagising kami bigla. Sabay kaming napaupo ni tatay sa higaan. Yung pader kasi sa kabilang kwarto, kumakalampag. Pati yung kadena at pintuan, para bang may gustong kumawala. Tulungan mo kami! Tulungan mo kami! Parehas namin itong narinig ni tatay. Nagdadalawang isip kaming lumabas noon sa may pintuan ng kwarto. Dahil diba, katabi lang noon yung kwartong hindi namin ginagalaw. Ang isa pang problema, hindi namin sinasara ang pintuan namin para makapasok ang hangin. Na siyang naging dahilan para makita namin ang mga sumunod na nangyari. Tumigil ang kalampagan. Maya-maya pa, nakarinig kami ng mga yabag. Dito na kami napasiksik sa pader ni tatay. Paano ba naman? May mga nakapilang mga tao sa labas. Mga paalang nila ang malinaw na nakikita namin. Mula tuhod pataas, madilim na, hindi na namin maaninag. Pero kahit ganon, base sa mga suot at laki nila, iba-ibang tao ang mga ito. Bata, matanda, babae, lalaki. Meron pang isa na kita namin na nakaabito ito. Na yun nga, isang pare. Tunog naghihirap ang mga ito habang naglalakad. Parang mga pagod, mga naghahabol ng hininga. Pero iisa lang ang mga katagang sinasabi nila na ikinakilabot ng buo kong pagkatao. Walang Diyos! Walang Diyos! Hanggang ngayon, Sir Telmo, kapag naaalala ko ang mga boses na yon, mga halo-halong boses, kahit na boses ng bata na binabanggit ang ganitong kataga, nagsisilbi itong bangungot sa akin. Diba, hirap na hirap sila
at ang sinisigaw pa nila, walang Diyos. Siguro kung nandun kayo, magiging sukatan ito ng pananampalataya mo. Naririnig at nararanasan mo kasi ito sa loob pa mismo ng isang simbahan. Ang mga naglalakad na yon, nakapila. Isa-isa silang pumasok sa saradong pintuan na ito. Ang ipinagpasalamat na lamang namin noon, parang hindi nila kami napapansin. Pigil hininga kami ni tatay noon. Walang galawan. Grabe ang kalabog ng dibdib namin. Matapos ang panghuling nasa pilahan na naglalakad, tumahimik ng ilang segundo. Tapos, bigla na lamang nagkalampagan pa ulit ang pinto sa kabilang kwarto na yon. Dito na kami tumalon sabay ni tatay. Tinawid na namin ang altar. Hinatak ang kandado ng pinto at diretsyang tumakbo palabas. Yung gate na yon, mabigat yon. Kailangan mo ng puwersa para masara ito. Pero dahil sa takot, isang kamay lamang ni tatay ang ginamit niya na parang sobrang gaan. Takbo lang kami ng takbo. Dumiretso agad kami kung saan tumutuloy ang pari na laging pumupunta sa amin. Pinapasok kami ng nagsiservice doon sa tuluyan niya. Ayaw na sana namin siyang gisingin at kahit sa tirasa na lamang kaming magpapahinga. Pero yung matanda na nagsiservisyo doon sa tirahan ng pare, ginising pa rin si Father na para bang alam na ang nangyari sa amin. Mabait si Father. Pinapasok niya kami at pinaayos niya sa nagsiservice doon ang isa pang kwarto para matulugan namin. Humingi ito ng paumanhin dahil basta-basta lamang kaming pinabantay doon nang walang kaalam-alam. Well, yung rason naman talaga kaya nandun kami ay para mabantayan nga ang buong lugar at wala nang makakapasok na mga kabataan. Ang hindi nasabi sa amin at hindi rin naman namin na itanong ay ang tungkol sa nakaraan nitong lumang simbahan. Panahon ng Kastila nang ipatayo ito. Kumbaga, maganda na ang pundasyon ng relihiyon dito sa bansa. Ipinatayo ito para sa maliit na komunidad na nakapalibot doon. 1890s, kasagsagan ng kung tawagin ay Tagalog War. Nagkalat ang mga gerilya, yung mga nakikipaglaban sa mga Kastila. Pero sabi nga nila, kahit malinis ang hangarin ng isang organisasyon, hindi maiiwasan na meron pa ring abuso sa kanilang ginagampanang tungkulin. Isang grupo na mga tulisan ang nagpakilalang mga gerilya. Sinugod ang simbahan na ito sa kasagsagan ng misa. Para bang itinaon din na merong Kastilang pari nung panahon na yon. Mabait ang paring ito na siyang naging dahilan para panigan ito ng mga Pilipino na nasa misa nung mga panahon na iyon. At dahil nga sa siguro, talagang mapagsamantala ang mga nagre-rebelyon kuno, ay wala silang pinalabas na buhay sa simbahan na yon. Mapakastila man o kapwa nila, Pilipino. Ayon pa sa nakasaksi na nasa labasan lamang, pinapaulit sa paring Kastila ang mga katagang walang Diyos. At nang hindi pumayag, pinatay nila ito nang walang kalaban-laban.
Dito na nagkagulo ang iba pa. Pero dahil iisa lang ang pintuan noon at wala pa yung kwarto na tinutuluyan namin ni tatay, doon nagsiksikan ang mga ito sa gilid ng altar na noon ay maliit na espasyo lamang para lagayan ng mga ginagamit sa misa. Doon daw sa parte na yon, inubos silang lahat ng mga rebelde. Isa lamang ito sa mga hindi na italang massacre sa kasaysayan ng ating bansa. Bago pa makarating ang mga tagapagtupad ng batas noon, wala na silang naabutan pang buhay. Sinubukan pa daw itong buksan makalipas ang maraming taon, mga bandang 1900s na. Pero may mga panahon daw na hindi natatapos ang misa dahil ang mga paring na-assign doon ay pinapakitaan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Iniistorbo sa misa at iisa lang ang naririnig nila. Walang Diyos. Wala namang electric fan noon sa tinuluyan namin kay Father. Pero grabe ang nginig ko habang pinapakinggan ang kwento niya. Nakiusap ito sa amin na kung pwede, wag lamang ipagsabi at hinihintay na lamang nila nagibain ito para makahinga sila ng maayos tungkol nga sa pagpaparamdam ng simbahan na yon. Dahil din dito, nabigyan pa kami ng isang oportunidad na magsilbi sa parokya namin doon. Tagalinis, tagaayos ng sira, ng kung ano-ano, at binigyan kami ng sariling matutuluyan. Kami pa rin ang nagbabantay ng lupang kinatitirikan ng lumang simbahan hanggang sa tuluyan itong ma-renovate. At dahil naging malapit ako sa seminaryo at sa parokya, nagkaroon ako ng pagkakataon na arali ng Biblia. Pero syempre, gusto ko pa rin magkapamilya, kaya mas pinili ko na lamang na maging pastor, di kalaunan. Kaya ganun din ang titulo ng kwentong ito na nirequest ko kay Sir Thelmo ay para sa mga tagapakinig natin. Na bago pakinggan ang kwentong ito, ano ba ang unang pumasok sa isip nyo? Na-question ba ang paniniwala nyo? O lalo lamang nitong pinagtibay ang iyong pananampalataya sa kanya? Hanggang dito na lamang, Sir Thelmo. Maraming maraming salamat. Isang caretaker si nanay ng isang malaking bahay. Taong 1997, doon na ito nagtatrabaho bilang isang kasambahay. Noong mga early 2000, nag-migrate sa ibang bansa ang may-ari ng bahay na ito, kasama ang mga anak nila na meron ng sariling mga karir noong mga panahon na yon. Walking distance lang ito sa tinitirahan namin. Doon kami nakatira sa sabihin na lang nating less privileged na street. At sila, nasa avenue, na puro malalaking bahay na. Paminsan-minsan, umuwi ang magpamilya at si nanay pa rin ang nangangalaga ng bahay. Matagal din itong for sale noon, magmula nang umalis nga ang amo nito. Kung sino-sino ng middleman ang humandel ng bahay na ito. Pero bakit nga ba hindi nabebenta? Bago natin simulan ang pinakakaranasan dito, bibigyan ko kayo ng visualization kung ano ang itsura ng lupa at ng bahay. Yung lote pa lang, nasa mahigit 400 square meters na. Maraming mga puno, siniguelas, atis, mga mangga,
niyog, avokado, duhat, at kung ano-ano pa. Yung bahay, hindi ako sigurado kung gaano kalaki ang sukat nito. Pero 5 ang kwarto sa loob. 6 ang kwarto para sa mga kasambahay. Sa loob ng bahay, meron itong mini garden na katabi ng isang kwarto at kaharap lang ng sliding door. Ang sliding door naman na ito ay daan papunta ng family room. Merong organ sa sala at yung dining room nila na siguro kayang mag-accommodate ng 10 tao. Hindi ito exaggerated. Ganito talaga kalaki ang bahay na ito. Ilang beses na rin kaming laging nandito ng kapatid ko, lalo na kung kailangan ni nanay ng tulong sa pag-general cleaning. Tuwing umaga lamang binibisita ni nanay ang bahay, sinisigurado na maayos. Pero sa tuwing sasapit na ang gabi, tanging ang ilaw na lamang sa garahe ang bukas. At si nanay, mas piniling umuwi at sa amin matulog. Siya nga pala, kahit gustuin ko man, hindi ko pwedeng ilabas ang litrato ng bahay. At madagdag ko lang din na napuntahan na ito ng mga sikat na personalidad dahil nirerentahan ang malaking lote na ito dati para sa mga party at gathering. Kadalasan na umuuko pa dito sina Joey Marquez, Anjo Illana, John Estrada at maging ang mga kawani ng gobyerno noon. Balot ng kababalaghan ang bahay na ito. Si nanay lamang ang nagtagal dahil na rin sa kailangan niya kaming pag-aralin. Pero kadalasan na mga nakakasama niyang iba, hindi natatapos ang taon. Umaalis na ang mga ito. Ito ang mga reklamo nila doon sa bahay na yon. Una, yung kwarto na katabi lang ng garden na nasa loob ng bahay. Sa tuwing sasapit ang 5, meron silang naririnig na humihikbi dito. Lalo na at ang anak na natutulog doon, isang doktor. Kadalasan, wala kapag gabi. Hindi pumapalya na kapag wala doon ang nagmamay-ari ng kwarto, maririnig talaga nila ang iyak. Gawa ng hindi nila maiwasan ito kasi binubuksan nila ang ilaw ng family room kapag gabi. Wala naman ding ni isa sa kanila ang naglakas loob na tingnan kung ano ang naririnig nilang iyon. Pangalawa, kapag naglilinis, may dala silang dustpan at walis. Biglang malilipat ang mga gamit na ito. Ayos naman sana kung sa malapit lang. Pero kapag nawawalan sila ng gamit panlinis, nakikita na lamang nila ito na nasa kwartong iyon. Ayon din sa eksperto sa pagpipwesto ng mga gamit sa bahay, may mali daw sa kwarto na yon na kailangang i-renovate. Gusto itong sundin ng amo nila. Pero ang problema, hindi magawa-gawa ng inhinyero o arkitekto dahil ayon sa itsura ng pagkakaplano ng kwarto, meron daw mali base sa pagkakalatag ng kable o pundasyon nito na kapag nagalaw, maaapektuhan ang buong bahay. Kaya nga, hindi nila ito maayos-ayos. Gaya ng sinabi ko, hindi mabenta-benta ang bahay na ito. Sa tagal na nag-migrate ang pamilya ng amo ni nanay, marami na ring nagkaka-interes
pero may mga hindi magandang nangyayari sa mga potential buyers o sa mga gustong bumili. Merong nalulugi sa negosyo, may nagkakasakit, may naaaksidente. Basta, may nangyayaring hindi maganda sa mga ito. Kahit ang mga middleman, bigla na lamang nilang hindi makontak. Ang ginawa na lamang ng pamilya, yung lote, yun yung hinati-hati nila. Kumbaga, for sale yung lote, pero yung mga gustong bumili, eh hindi kailangang bilhin ang kabuuan ng lupa. Pwedeng tingi. Merong dalawa na bumili ng parte ng lupang iyon. Parehas din silang nagpadala ng mga eksperto sa mga paniniwala tungkol sa mga lupain. Kaya bago pa ito tinayuan ng bahay, saksi kami sa mga orasyon, dasal at preparasyon na ginawa doon bago makasiguradong wala nang naninirahan sa nabiling lupa. Ang problema, para bang napunta ang lahat ng mga elemento na ito sa natirang lote ng bahay, na yon, na siya naming naranasan. Mga 2005 o 2007, hindi ko na maalala masyado pero high school ako noon. May malakas na bagyong nanalasa. Hindi ko lang matandaan ang pangalan ng bagyo, pero napakalakas nito na yung ibang mga punong nakatayo sa natirang bakanting lote, nabunot at natumba. Partida, malalaking puno ang mga ito. Kaya talagang ganun siguro kalakas ang bagyong yon. Kabilang sa mga natumba, yung abukado, mangga at niyog. Kami ng kapatid ko ang inutusan ni nanay noon na dahan-dahanin ang pagputol at pag-chop-chop ng mga puno mula sa sanga, sa ugat, sa pinakabuong katawan. Mga 3 araw namin yung pinagbibiyak dahil wala naman kaming pasok noon dahil nga merong bagyo. Inuna namin yung mangga, tapos yung niyog, at hinuli namin ang puno ng abukado na nakatayo lamang sa likuran ng tangkay ng tubig na katabi ng atis. Natapos namin ito nang walang problema. Pero nung sumunod na araw, dinapuan kami ng kapatid ko ng hindi mapaliwanag na sakit. Ako, kating-kati ako noon. Namumula ang buong katawan ko na nagbubutlig-butlig, parang tigdas kumbaga. Ang kapatid ko naman, hindi makadilat ng maayos gawa ng namamaga ang mga mata nito na akala mo sinuntok o may namuong tubig sa palibot nito. Pinadoktor kami ni nanay. Hindi tigdas ang nakita. For further examination pa daw ako. Binigyan na lamang ako ng tanggal pangkate para makatulog ng maayos sa gabi. Si kuya, eye drops. Ganun din, further examination din. Pinauwi kami parehas. Ilang araw kaming nakaratay at ininda ang nararamdaman namin noon. Hanggang sa isa sa mga kapitbahay namin, nagrekomenda. Meron daw siyang kilalang isang manggagamot na taga Paranaque. Wala daw itong hinihingi na bayad pero merong specific na oras at araw na pwede ka lang pumunta. Hindi ko lang sigurado kung ito ang pinili niyang oras sa panggagamot o ito ang bakanting oras niya kasi isa din itong nangangamuhan noon. Sinadya namin siyang puntahan dun mismo sa bahay ng amo niya. May edad na ito.
Nasa kilalang subdivision ang pinagtatrabahuhan. Pumunta kami sa araw at oras na sinabi sa amin ng kapitbahay. Hindi naman kami nabigo at pinapasok kami ng matanda sa terasa kung saan nagtatrabaho ito. Tiningnan niya kaming parehas ng kapatid ko. Sa kanya pinabili si nanay ng 2 hilaw na itlog. Nang makabili, pinahawakan niya sa amin ito. Tigisa kami. Hinipan niya ang singsing niya sa hinliliit. At ito ang nakapagtataka sa singsing na yon. Sa pagkakakita ko, kulay dilaw ito. Pero ayon kay nanay, kulay puti daw ang pagkakakita niya. As in purong puti na parang itlog. Yung kapatid ko syempre walang makita. Sa bawat pag-ihip niya doon sa singsing na yon, nagsasalita siya na para bang may kinakausap. Una, paulit-ulit niyang sinasabi na, "Sino kayo? Anong ginawa niyo? Bakit yung 2 to?" At nung huli, ang naririnig naman namin sa kanya, pagpasensyahan niyo na. Hihingi sila ng tawad. Dito kami nabilib, Sir Telmo. Wala naman kaming sinabi o wala kaming idea kung saan namin nakuha ang karamdaman namin. Pero ang sabi niya, matuto daw kaming magtabi-tabi, lalo na kapag nagputol ng mga puno. May nasagi daw kasi kami sa puno ng abukado. Buti na lamang at hindi ito yung tipong masamang mga elemento. At magpasalamat din kami na sa atis ang tirahan ng mga ito. Kaya pala takang-taka kami nun. Kasi halos lahat natumba eh. Pero yung atis, parang hindi na daanan ng malakas na hangin. Ni sinyalis na mabubunot na ito, wala din. Matapos niya kaming hilutin, ipinatago niya sa amin ang itlog. Wag na wag daw naming ipahawak kahit kanino. At ialay namin doon sa may puno ng atis. Pagka-uwi, hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Sinunod namin ang gusto niya. Matapos lamang ang 2 pagkabalik namin sa doktor dahil sa follow-up check-up, para lang daw kaming nagdahilan at nawala na ang mga nararamdaman namin. 2018, hindi pa rin mabenta-benta ang bahay. Pero sa pagkakataong ito, merong pangyayari na naging rason kung bakit tinigil na nila ang pag-open sale nito. Nagbakasyon ang buong pamilya ng amo ni nanay. So bali kami, nag-general cleaning syempre. Alam namin na maraming pasalubong ang mga ito, lalo na sa amin, na alam nilang nagbabantay din. Mga ilang buwan din sila dito para sa summer. Pagkabalik nila ng ibang bansa, edi todo linis ulit kami ng bahay at nilinis ang mga pinaggamitan nila. Habang ginagawa namin ito, napahinto kaming 3 gawa ng sa kwarto ng amo niya, sa master's bedroom. Nakarinig kami ng boses ng babae. Kaboses ito ng amo niya. Tinatawag si nanay. Napasilip kaming lahat dito. Pero walang tao. Nang sumunod na araw, nagulat kami sa balitang pagkababa pa lamang ng airport ng amo niya. Inatake agad sa puso ang babae at dinala sa ospital. Inoperahan ito. Open heart surgery. Naging maayos naman ang lahat.
As in lahat naging normal. Maliban na lamang sa hindi nagigising ang amo niyang ito. Dineklara itong comatose pero walang makitang mali sa eksaminasyon, sa laboratory, maging sa araw-araw na record nito. Talagang hindi lang ito dumidilat o unresponsive kumaga. Sa galing ng mga doktor doon sa ibang bansa, hirap na hirap silang tukuyin ang naging problema. Hanggang sa isang araw, pumunta ang kapatid ng amo nito ni nanay sa bahay. Tinatanong nito kung may naiwan daw bang damit na ginamit yung amo niya, kahit yung nalabhan na. Mapaniwala ito sa mga bagay na hindi mapaliwanag. Kaya naman, hindi din nagdalawang isip si nanay na ibigay ito doon. Isang araw ang lumipas. Bumalik itong kapatid ng amo niya, kasama ang isang magtatawas. Sinamahan namin ito doon sa bahay na yon. Hindi lang ako sigurado kung manggagamot yung lalaki. Basta ito daw ang tumawas sa damit ng amo ni nanay. Pumasok ito sa bahay na iyon at dumiretso kaagad sa may garden sa loob. Nagsindi ito ng insenso. Iwan daw muna namin siya at kung pwede, huwag titingnan ang gagawin nito. Naririnig namin yung kanta nito na parang nagja-chant o may binabanggit na mga salita na may tono. Sobrang lakas. Dinig mo sa buong bahay ang pagngangawa nito. Mga isang oras niya itong ginagawa. At matapos nun, pumunta ito sa kusina kung nasaan kami. At ang sabi sa amin, magiging maayos na daw ang amo ni nanay. Sa maniwala man kayo o sa hindi, ayon dito sa dinala ng kapatid ng amo ni nanay, naiwan daw ang kaluluwa ng amo niya dun mismo sa bahay. Pero saan yung bata? May mga elemento na daw talagang nakatira doon. Naalaga pa ng mga magulang ng amo nito na hindi na namin naabutan kasi may edad na rin ang mag-asawa nang namasukan si nanay doon at wala na ang mga magulang nilang ito. Ito yung rason kung bakit laging masagana ang pamilya. Iba pa ito doon sa mga laman lupa na nakatira sa may bakuran. As in, ang hiling lamang talaga ng mga ito. Take note ha, mga, ibig sabihin, madami. So ayon, ang hiling lamang ng mga ito ay panatilihin na maayos ang garden kung saan sila namamalagi at kung maaari, huwag na huwag ibenta ang bahay. Kung hindi, magiging malas ito sa amo ni nanay at sa bibili. Medyo imposible, di ba? Pero isang araw lang nun, tumawag na ang nasa States. Nagising na daw siya at parang walang nangyaring hindi maganda dito. Siyempre, bukod sa operasyon niya. Ang kwento pa ng amo niya, na naginip daw ito na nakikipaglaro sa garden na iyon at nakapagpaalam pa ng maayos sa mga kalaro niya na hindi niya maalala ang mukha bago ito nagising. Ang akala nga daw niya, nasa langit na siya. Doon na nila tinigil ang paghahanap ng buyer. Hanggang ngayon, si nanay pa rin ang caretaker ng bahay. Bale, gumawa na lamang siya ng garden sa bakanting lote. May kalabasa, okra, upo, ampalaya, kalamansi,
at pati dragon fruit. May tanim din ito. Hindi pa rin nawawalan ng kababalaghan sa bahay na ito. Dahil kadalasan, may mga naririnig pa rin si nanay na tawanan ng mga bata sa loob kapag nasa labas siya at nagka-garden. Pati nga ang gwardya na nakapwesto lang ang guardhouse sa tawid na parte ng daan kung nasaan ang bahay. Napapansin din ito na kapag lumalalim na ang gabi, parang sobrang liwanag ang loob na parabang may nagpa-party. Ngayon, nanatili na itong tahimik. Hindi pa rin nagbabago ang pag-aalaga ni nanay sa lugar. Dahil din sa pandemya, hindi nakauwi ang mga amo niya. Pero sa tuwing pumupunta kami dito, natuto na kaming rumispeto, magtabi-tabi at huwag masyadong magingay. Dahil kahit walang tao sa bahay na ito, alam namin na may ibang naninirahan dito.